Peste ka? Mura ng binata sa kanya at sinaklit siya nito sa braso. Marahas na tinulak sa may bookcase. Napangiwi siya na dumamang likuran sa kahoy. Aha! Daing nga sa nasaktang likod. Baka nakakalimutan mo kung bakit namatay si Laika. Ikaw ang bumatay sa kanya. Mabalasik na sabi nito habang halos kahibla lang ang layo nila sa isa't isa. Nasasamyo na naman niya mabango nitong hininga. Ang mainit itong hininga na humahaplos sa mukha niya. Pwede bang huwag muna niyang maramdaman ng ganito kay Sebastian kahit ngayon lang? Galit siya at ayaw niya magpakita ng kahinaan. Pero sa tuwing ganito ito kalapit sa kanya, nanginginig ang mga tuhod niya. Kumakabog ang dibdib ko. Nararapat lang na sila ikang kanilang ina na magiging anak ko dahil siya pa rin naman ang pinipili ko. Patuloy pa nito. Lalo pa nitong diriinan ang pagkakahawak sa braso niya at pagkakadikit ito sa kanya sa bookcase. Halo-halong nararamdaman niya. Nasasaktan siya at ang kakaibang init na nakuha pang maglakbay sa buong katawan niya. I am just using you, Andrea. You know that from the start. Kaya wala kang karapatang umangal pa. Kailangan mo lang gawin. Pakasalan ako at painitin mo ang kama ko para mabigyan mo ko ng anak. Mahabang litanya nito sa kanya. You are a beast. Masahol ka pa sa akin na inuhusgan mong mamamatay tao. Mas masama ka. Galit na sigaw nito sa binata. Hindi naman ako kagaya mong mamamatay tao. Kinukuha ko lang hustisyang nararapat para sa mag-ina ko. Maling hustisyang kinukuha mo. Dahil wala akong kasalanan, hintayin mo yun at mapapatunayan ko yan sa'yo. Sigaw niya sa mukha nito. Halos magdikit na rin ang kanilang mga dibdib sa pagtaas baba ng kanyang dibdib dahil sa galit. You are now here, Andrea. You can't escape. Mananatili ka sa akin as long as gusto ko pa ang serbisyo mo sa kama ko. Sagot nito sa kanya. Gagamitin ko lang ang katawan ko sa pansarin niyong interes. Sagot niya. Umisis si Sebastian, saka nito tinignan ang kabuuan niya. Tinging nakapagpapanginig sa katawan niya. Binitawan siya nito at umatras ng dalawang beses. Nasa mukha pa rin niya ang mga mata nito. Aaminin ko, naganda na ako sa iyo sa araw na makita kita sa puntod ni Laika. Naakit ako ng ganda at ng katawan mo. Sabi nito. Kumunot ang noon niya. Kaya ako nagka-ideyang gamitin ka para kahit pa paano makaganti ako sa iyo at makamit na mag-ina kong hustisya. Naisip ko kung ikakama kita at pahihirapan maihahaganti ko na sila. Patuloy pa nito. Humakbang to palapit sa kanya. Hinawakan ang mukha niya. Sinubukan kong alasin yon pero humigpit ang pagkakahawak nito sa mukha niya. Bitiwan mo ko. You are mine now. Nakapirma ka na kaya wala ka ng takas pa sa akin. Susunod ka sa lahat ng gusto ko. Sagot nito. Pinaglanda sa mga mata nito sa katawan niya. Akin ang katawan mo. Ako ang magsasabi kung kailan ko aangkinin yan. Kung saan, kung anong paraan, marahas ba o masakit. Yan lang ang dalawang pagpipilian mo sa gagawin natin pagkasalo. Gagawin kong lahat para masaktan ka sa bawat gagawin ko. Mahabang litanya nito. Habang nakatingin sa mga mata nitong nag-aapoy sa galit o nag-aapoy sa pagninasa. Siya kasi sa bawat salita nito, umiinit ang pakiramdam niya. Gumuguhit ang init pababa sa bawat salitang binitawan nito. Sa tingin mo ba, matatakot mo ako sa mga sinasabi mo? Taas noong tanong niya rito. Kailangan magbukasi ang matapang. Kailangan hindi siya makitaan ng kahinaan ni Sebastian. Kung hindi, lalamunin siya nito ng buo. Ngumiti ito sa kanya. Dahan-dahan inalis ang kabe nitong nakahawak sa mukha niya. Tinaas niyang mukha para magpakita ng katapangan. Naramdaman niyang bukaba ang kabe nito sa may leeg niya. Dahan-dahan naglalandas ang kamay ni Sebastian sa pababa sa leeg niya. Napasinghap siya at inihanda ang sarili sa pagsakman nito sa leeg niya. Gaya ng lagi nitong ginagawa sa kanya. Ngunit hindi siya nito sinakal sa leeg ngayon. Nararamdaman niya ang paglandas ng kamay nito pababa sa collarbone niya. Sa balikat niya, napanunok siya, hinihaan to sa ginagawa sa kanya. Ramdam niya ang pagtasa mga balahibo niya sa katawan, hatid ng mga haplos ng mga daliri nitong patuloy sa pagbaba patungo sa harapan niya. What are you doing? Sinikap niyang huwag ipahalata ang galgal na tinig. I am beginning claiming what is mine now. Sagot ito sa kanya, tinignan siya sa mga mata. Tama nga siya, apoy sa pagnanasa na nakikita niya sa mga mata ni Sebastian kanina pa. Hindi siya nakakibo. Nagpatuloy ang kamay nito sa pagbaba. Hindi rin siya makakilos para pigilan ang kamay nito patungo sa hindi dapat. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya hindi makapalag. Pwede naman niya itong itulak o di kaya sampalin para tumigil to sa ginagawa sa kanya.
Sunod-sunod na lunok ang ginawa niya ng maramdamang dalawang kamay na nitong gumagapang sa katawan niya. Sinisimula na itong buksan ng butoles ng bestidang suot niya. Nakatuon ang atensyon nito sa pagbubukas, isa-isa sa mga butoles niya. Nakayuko ito ng bahagya, kaya kitang-kita niya ang mahabang pilikmata nito. Kung bakit? Kasi galit ito sa kanya. Kung sana sa ibang paraan sila nagkakilala ng si Basan, baka nahulog pa ang loob niya rito. Sobrang gwapo nito. Ang lakas ng apil nito. Nakadagdag sa apil nito ang bigote at balbas nito. Tatlong butones ang nabuksan nito. Sinulyapan siya ni si Basan. Sinalubong ang mga mata nito. It seems hindi ka natitinig sa ginagawa ko. Well, of course. Maraming beses mo nang nagawa ang pakikipagsala sa iba't ibang lalaki. Sabi nito sa kanya. Ilang lalaki na ba nakahawak at nakaangkin sa katawan mo? Tanong nito. Nais niyang ituwid ang maling paniniwala nito sa kanya. Nais niyang sabihin na ni Minsan, wala pa lalaki nakahawak sa katawan niya. Ni Minsan, wala pa lalaki nakaangkin sa kanya. Pero mas pili na lang niyang manahimik kesa magsayang ng daway sa pagpapaliwanag rito. Hindi rin naman ito maniniwala pa sa kanya. Galit ito sa kanya. Kaya kahit anong paliwanag niya, wala na rin saysay. Sarado ng isipan nito. Nasa kontratang pinirmahan ko ang bagay na yan, hindi ba? At ipapkukulong mo ko once na pumalag ako. Nakataas ang muka, nasagot niya kay Sebastian. You are still brave. Ni hindi kita nakikitaan ng takot. I am not afraid of you because I am innocent. Gumisi ito. Maya-maya pa'y napatili siya nang marahas po ni tinitong suot na bestita. Nanlalaki ang mga mata niyang napatitig sa mga mata nito. We'll be afraid now, sweetheart. Sabi nito sa bibaba nito sa suot niyang pangitaas at marahas na nakuha ang dapat makuha. Napatili siya sa pagkabigla. Marahas ang pagkakahawak nito sa harap niya. Gumisi si Sebastian sa kanya. Ganito ba dapat ito kalupit sa kanya? Naitanong niya sa sarili habang nakatingin sa mga mata nito. Nais niyang manlaban. Nais niyang sumigaw. Ngunit ayaw niya magpakita ng kahinaan dito. Parang eksperto sa Sebastian sa mga nagmamasa ng tinapay. Hindi niya may paliwanag ang sakit at ligay na nararamdaman sa ginagawa ni Sebastian sa kanya. You like it? He whispered in her ears. She can't help, pero humihiyaw ng mahinang sigaw. Naramdaman niyang mas lalo pa siyang siniksik ni Sebastian sa kahoy na kinasasandalan niya. Masakit sa likod. Masakit din ang ginagawa nito sa kanya, but she likes it. She likes the feeling. Andrea, he called out her name. Open your eyes and look at me, he commanded. She opened her eyes and looked at him. Ang kanyang mga mata puno ng kasabikan. I will say it again and again. Ala Sebastian, habang matuloy sa ginagawa. You are mine now, Andrea. Only mine, he said. Saka nito inangkin ang kanyang mga labi. Marahas ang uli ng pagkagalito sa kanya. Pero dahil sa init na lumukob sa buong katawan niya, tila siya sinisilaban. Gumawit siya ng hanggang dito. Sinabayan ang bawat kilos. Nakulong ang bawat sigaw na nais lumabas sa bibig niya. Hindi nagtagal lalong lumalalim ang ginawa nila ni Sebastian. Hindi niya may paliwanag ang kaligayahang nararamdaman. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang mukha at kung paanong kakapit na mahigpit kay Sebastian. Sobrang init ng katawan niya. Hindi niya may paliwanag kung bakit ganoon kadali ang nagawa ni Sebastian na painitin siya. Nasa ganong posisyon na sila. Ramdam na ramdam na niyang pareho na silang nadadala sa mga nagkaganap. Pareho na silang gusto na masigit pa sa ginagawa nila. Na isang katok mula sa pintuan ang nagpapitlag sa kanya. Sir Sebastian, andito pong mama niyo. Tinig mula sa likod ng pintuan. Napahinto si Sebastian sa ginagawa sa kanya. Tinitigan siya ng binata. Habol niya ang kanyang pahinga. Damn, mura pa nito. Saka inalis ang kamay nito sa kanya. Napasinghap siya. Sir Sebastian, muling tawag sa labas ng pintuan. Kasunod ng isang katok. Sige manang, lalabas na po kami. Sagot ni Sebastian, nasa kanya nakatingin. Habang di naman niya alam ang gagawin, inalis niya ang mga kamay sa batok ni Sebastian. Sinuloy pa nito ang sira nitong bestida. Tinaas ang pangitaas sa ibaba nito para takpan ang mga dibdib nito. Damn! Maling mura ni Sebastian. Saka sinuklay ang mga daliri sa buhok. Nakalina lang umaatake sa bahagi ng katawan niya. Ang mama mo? Nakuha niyang itanong habang hinihingal at nanginig pa rin ang buong katawan. Yes, sagot nito. She can't see me like this. Sabi niya at niyoko ang sirang bestida. She can, sagot nito. What? Alam ng pamilya kung plano ko sa'yo.
Kaya hindi sila magtataka kung makita kanilang pulit ang damit mo o di naman kayo namamaga ang mukha mo o nguso mo sa pananakit ko. Magaspang nasagot ito sa kanya. Napanunok siya. May balak din ba itong saktan siya ng pisikal? May balak ba itong suntukin siya sa mga susunod na araw? May balak ba itong bugbugin siya habang nagsasama sila? Mga tanong niya sa sarili. Hindi tuloy niya maiwasang makaramdam ng takot. Are you afraid now? Tanong ni Sebastian. Marahil napansin ang takot niya sa sinabi nito. Come on, ipapakilala kita kay mama. Ipapakilala ko ang pumatay sa mag-ina ko. Matalim na sabi nito. Ganito ba talaga kalupit si Sebastian sa kanya? Kailan ba talaga nitong maging ganito kalupit sa kanya? Humugot siya ng malano yung paghinga. Tinaas niyang mukha. Masamang tingin ang pinungkol kay Sebastian. Inayos niyang buhok para naman kahit paano, maganda pa rin siya kapag humarap siya sa mama nito, kahit pulit ang bestida niya. Niyoko niyang sarili, halos nakalabas ang dibdib niya. Pero kung nais talaga siyang iharap na si Basan sa mama nito na ganitong itsura, pagbibigyan niya ito. Let's go then, let's meet your mama. Sa kabilang banda, Andrea's POV. Gulat na gulat ang isang ginang na makita siyang kasunod sa Sebastian. Natutop nito ang mga kamay sa bibig habang titig na titig sa kanya. Kahit naman siguro sino magugulat sa itsura niya. Ikaw ba naman? Pulit ang damit harap sa bisita. Mama, tawag ni Sebastian sa may edad na babae. Halata ang karangyaan sa postura ng babae. Kitang-kita sa paninamit ang tindig nito ang karangyaan. Bagamat may edad na, maganda pa rin ang ginang. Oh my God, Sebastian! What did you do to this lady? May galit na tanong ng ginang kay Sebastian, pero sa kanya nakatutok ang mga mata nito. Pinaglalandas nito ang mga mata sa punit niyang bestida. Don't worry, ma. She is Andre Romualdez, the one who killed Laika. Tuloy-tuloy na sagot ni Sebastian. Marahas pa siyang napalingon dito. Sebastian? Saway naman ang mama nito dito. She is the woman na pakakasalan ko bukas, sabi ni Sebastian. Sinulipan siya nito. Nanatili siya nakatayo sa tabi nito at nakataas ang mukha. Hindi siya kailangan magbababa ng mukha sa harapan ni Sebastian. I don't know what to say, Sebastian. Maraing sabi ng mama nito. Binalingan siya ng ginang. Yeah, you can go and change your clothes, sabi nito sa kanya. Thank you. Pasalamat yan nakataas ang mukha. Akmang-akmang na siya nung piginan siya ni Sebastian sa kamay. Sinubukan niyang bawihin ang kamay mula rito. Mahigpit ang pagkakahawak nito. No, stay here, Andrea. Pigil na Sebastian. Sa kanya, Sebastian, hayaan mo muna siya magbihis. Tayo muna mag-uusap, sabi naman ng mama nito. Marami tayong dapat pag-usapan, anak, sabi ba nito at sinulipan siya. Sige na, iha, umakit ka muna para makapagbihis, sabi nito sa kanya. Tumungo siya. Marahasin nilang kamay mula kay Sebastian. Hindi na siya pinigilan pa ng binata. Confident siya naglakad sa palayo patungo sa hagdan. Narinig pa niya ang galit na tinig ng mama nito. Napakagatlabi siya at agtuloy sa pag-akit ng hagdan. Pagdating sa silid, napasandal siya sa likuran ng pintuan at nanginig ang mga kamay na tinakpan ang sariling bibig. Para hindi makapagwala ng sigaw, nais niyang sumigaw sa sama ng loob sa sakit na nararamdaman ngayon. She doesn't deserve to be treated like this. Hindi siya masamang tao. Napaiyak na siya ng tuluyan habang nanatiling nakasandal sa likuran ng pintuan. Nilabas niya ang lahat ng sama ng loob sa pag-iyak. Huwag naman sanang mumaga ang mga mata niya mamaya. Basta't ang mahalaga, hindi siya makita ni Sebastian na umiiyak. Hindi siya makikita nitong mahina. Matapos ang pag-iyak, pumasok siya si Bato at naghilamas ng mukha. Tinitigan ang mukha sa salamin. Hindi mapagkakailang umiyak siya. Halata sa magto niyang mga mata. Saka bumaba ang tingin niya sa sarili. Napatitig sa punit na bestida. Napakalupit mo, Sebastian, para gawin sa akin to, bulong niya. Mabilis na tinanggal ang sirang bestida at tinapon yun sa basurahan. Saka niya maling sarili pa ng sarili sa salamin. Nagtaas siya ng mukha. Matatapos din ang lahat ng to, mapapatunayan ko rin na wala akong kasalanan. Pagbababayaran mo, Sebastian Gutierrez, ang kalupitan mong ito sa akin. Bulong niya sa sarili. Lumabas siya ng bathroom at tanging undies lang ang suot niya. Napapitlag pa siya na makita sa Sebastian na nasa loob ng silid. Tila sadya itong hinihintay siya. Napahinto siya sa tapat ng pintuan sa bathroom. Nagdadalawang isip kung tutuloy sa paglabas o papasok muli sa loob ng bathroom. Dahil tanging pang itaas at pang ibaba na lang ang suot niya, nakita niyang sarili pa ni Sebastian na nakalantad niyang katawan. Binaliwala na lamang niya. He already touched him, remember?
Wala nang dahilan para itago pa ang katawan nito. Matapos na patingin ito sa mukha ko, sa mga mata ko, hindi nakaligtas sa kanyang pagkunot ng noon ito. Hindi siya sigurado kung bakit pero titig na titig ito sa mga mata niya. Nahalata yata nitong pag-iyak ko. May nakita akong tila pag-aalala sa mga mata nito. Pero baka nagkakamali lamang ako. Kailanman hindi ito mag-aalala sa kanya. Sigurado, tuwang-tuwa pa ito makita siyang umiiyak. Nagtuloy siya sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ng maleta niya. Hindi pa nga pala niya naiaayos sa mga gamit sa maleta. What took you so long? Tanong nito. Hindi niya na malaking matagal na pala siyang umiiyak kanina. Kaya nagawa ng umakita si Sebastian sa silid nila. Humugot lang siya ng malayong paghinga. Hindi pinansin ang mga tanong nito. Nasa maleta niya ang buong atensyon niya. Nang biglang saklitin ito ang kamay niya at sapilitan siyang iniharap nito rito. Sumagot ka kapag tinatanong kita. Mabalasik na sabi ni Sebastian. Tinatakot na naman siya nito. Alam mong nasa baba ang mama. Naghihintay. Sino ka para paghintayin ng mama ko? Narinig na sabi nito. Bitiwan mo ako sabi. Tanging sabi niya. Walang sinagot isa man sa sinabi ko. Who do you think you are, huh? He said, and he hardly pushed her on the bed. Napasigaw pa siya na bumagsak ang katawan niya sa malambot na kama. Hindi pa man siya nakakabawi, nasa ibabaw na niya sa sibasan. Mabilis na tinaas ang dalawang kamay nito sa may ulo niya. Did you cry? Tanong nito habang titig na titig sa mga mata niya. Naguguluhan siya sa ugali ni Sebastian. Kanina lang galito sa kanya. Ngayon naman tila ito nag-aalala sa kanya. At tinanong pa kung umiyak ba siya. In your dreams, sagot niya. Mamamatay muna siya bago niya aaminin na umiyak siya dahil sa kalupitan nito. Tinignan siya ng bitada. Nasa ganong posisyon pa rin sila. Halos nagbabangga ang kanilang mga dibdib. Ganon din ang kanilang mga mukha na halos magparit na sa sobrang lapit. Sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi iilang beses nang nakita ang tumingin sa Sebastian sa mga labi niya, pati na rin sa dibdib niya. Damn! Mura nito, saka nito binitawan ng mga kamay niya. Get up and dress up now! Maraing utos nito bago umalis, wala sa pagkakaibabaw sa kanya. Nakahinga naman siya ng malawag nang pakawalan na siya nito. Bumangon siya mula sa kama. Muling naghanap ng damit sa maleta. Naupo naman si Sebastian sa sofa. Ramdam niya ang mga mata nitong nakasunod ng tingin sa kanya. Kumakabog ng dibdib niya. Pilit niyang hindi pinapansin na malakas na kabog ng dibdib dahil kay Sebastian. Matapos makapili ng damit ng bestidang isusuot, basta nalaman niya sinuot yun sa harapan ni Sebastian. Wala na naman siyang maitatago pa kay Sebastian. Nakita at nahawakan nito ang lahat sa kanya. Sinuklay niya ang mga daliri sa buhok matapos makapagbihes. Sinulipan niya si Sebastian na nakaupo pa rin sa sofa. Nakahiwalay ang mga hita nito. May kakaibang imahe siya nakikita sa pagkakaupo nitong tila prinsipe sa sofa na naghihintay na pagsilbihan to. Ibang pagsisilbi kasi nakikita niya. Inexperienced siya. 100% angel. Pero hindi ibig sabihin wala siyang ideya sa make love. Tulad na lang ngayon sa pagkakaupo ni Sebastian na magkahiwalay ang mga hita sa sofa. Pumasok sa isip niya isang isiping makapagpapaligaya at pagsilbihan to gamit ang kamay at katawan niya. Napalunok siya sa kalokohang naiisip at inalis ang mga mata rito. Nauna na siya naglakad patungo sa pintuan ng silid para lumabas na. Wait! Pigil na Sebastian sa kanya nang hawak na niya ang handle ng pintuan. Sinulyapan niya ito. Nakatayo na ito at palapit na sa kinatatayuan niya. Patawaran siya sana ng sarili niya. Dahil sa atraksyon nararamdaman sa lalaking walang ibang nais, kundi sakpan siya at pasakitan. Huminto sa Sebastian sa harapan niya. Kailangan pa niyang tumingila rito dahil sobrang tangkad ito. Isasama ka ni mama para pumili ng wedding dress. Sabi nito sa kanya. Lalo pang lumapit ito sa kanya. Lalo itong lumapit sa kanya at sa pagnanais na makaiwas, napaatras ako. Napasandal ako sa pintuan. Agad siyang sinukol nito sa mga braso nito. At eto na naman tayo. Sobrang lapit na naman ito sa kanya. Lumalakas na naman ang kabog ng kanyang dibdib. I want you to choose the wedding dress, Laika. What? Kunot to ang tanong ko. Bakit ko kailangan piliin ang wedding dress ni Laika? Dahil yun ang gusto ko. I am not her, Sebastian. I am not Laika. Maraming sagot niya. Nainis na naman siya rito ng sobra. Masamang tingin ang pinukol ito sa kanya. May mali ba sa isinagot niya? Maya-maya pa mahigpit itong hinawakan ng leeg niya. Napasinghap siya. Yes, you are not Laika and you will never be like her. Huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Laika dahil malayong-layo siya sa isang katulad mo.
Maraing sabi nito habang lalong dumidilim ang kamay nito nakasakmal sa leeg niya. Nagiging hobbies niya yata si Basha ng pagsakmal sa leeg niya. Nais na nga siguro siyang malagutan nito ng hininga. Kill me first bago pwede ng wedding dress na dapat isuot ni Laika. Hamon niya rito. Gusto mong ipasuot sa akin yun para pamukha sa akin na kinuha ko lahat kay Laika. Her life, her wedding dress, including you. I will never be yours, Andrea. Don't forget that. Kailanman di mo ako makukuha kay Laika. Sagot nito at inalisa ang kamay nito sa leeg na. Sumunod ka na lang sa lahat ng gusto ko, Andrea. Magkakasundo tayo. Sabi nito, saka siya bahagyang tinulak nito palayo sa pintuan at binuksan yun. Huwag mo kaming paghintayin ni Mama or else kakalad ka rin kita pababa. Banta pa nito sa kanya. Bago tuluyang lumabas ang pintuan, napahawak siya sa lagyan na karanas na naman ang pananakal mula kay Sebastian. Hindi ko isusuot ang wedding gown ni Laika. Bulong niya sa sarili. Hindi naman niya maiwasan makaramdam ng inggit kay Laika dahil kitang-kita niya kung gano'y ito kamahal ni Sebastian. Napakaswerte ni Laika sa isang tulad ni Sebastian na gagawin ang lahat para sa babaeng mahal nito. Siya kaya, kailan niya mahanap ang lalaking katulad ni Sebastian na wagas kong magmahal? May pag-asa pa ba siya sa isang katulad niya na makahanap ng lalaking magmamahal sa kanya ng tulad ng pagmamahal ni Sebastian kay Laika? May makikilala pa ba siya matapos sa mga nangyayari sa kanya ngayon? Bakit pa hindi niya maiwasang maisip na sana mahalin na lang din siya ni Sebastian katulad ng pagmamahal nito kay Laika? Pagbaba niya na nakita, nakita niya mag-ina na seryoso nag-uusap. Halata sa mukha ng mama ni Sebastian ng galit. Nang maramdaman ng mga ito ang presensya niya, huminto ang mga ito sa pag-uusap. Tumayo sa Sebastian mula sa kinaupuan. Sinilipan siya nito at lumakan. Let's go! Ako na magdadrive sa inyo. Sabi nito. Akala ko ba, busy ka? Kaya't sa akin mo pinapasamahan to si Andrea? Tanong ng mama nito. Pinakancel ko na lahat ng meetings ko. Besides, gusto kong bantayan si Miss Bride. Baka kasi takas niya ang mga kasalanan niya. Sebastian? Saway ng mama nito rito. Iniling lang na si Basha ng ulo at lumakad na palabas ng pintuan. Sumunod naman sila ng mama nito rito. Sa kabilang banda, Andrea's POV. Pagdating sa shop ko saan sila titingin ng wedding gown na isusuot bukas, magiliw akong hinawakan sa kamay ng mama ni Sebastian. Nagugulat pa ako na palingon dito. Gumiti ito sa akin. Ako lang humihingi ng pasensya sa kagaspang na ugali ng anak ko. Sabi nito sa mababang tinig. Malungkot ang mga matang nakatingin sa akin. Alam ba nito ang tunay na dahilan kung bakit ako pakakasala ni Sebastian? Talong ko sa isip. Napasulap kay Sebastian na nakatayo sa may tabi ko. Mama! Tawag nito sa mama nito. Masamang tingin ang ipinungkol ng mama nito sa kanya. Saka na siya nito niyayang pumasa sa loob. Nakita pa niyang iniling-iling ni Sebastian ang ulo nitong sumunod sa kanila sa loob. Pakinabas ang wedding gown na naka-reserve namin. Utos si Sebastian sa bading na sumalubong sa kanila. Mukhang kilalang-kilala ng mga ito ang bating na designer. Wag na, pipili si Miss Andre ng wedding na gusto niya. Saway ng mama ni Sebastian. Mama, hindi siya magpapalit ng wedding dress. Isusuot niyang napili ni Laika. Sabi ni Sebastian, tinapunan siya na masamang tingin. I don't want it. I want to choose my own wedding gown. Sabat ko sa usapan ng mag-ina. Andrea's POV. Hindi niya hahayaang sa lahat ng bagay masunod si Sebastian. Hindi niya isusot ang wedding gown na napili ni Laika. Alam niyang nais siyang ipahiya ng todo ni Sebastian. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Isa pa mukhang nasa side niyang mama ni Sebastian. Kaya kahit pa paano may kakampi sa kanya. Excuse us. Paalam si Sebastian na tinila siya sa braso. Hindi na siya nagulat sa kagaspangan nito. Pero ang mama nito, ang bading na designer, narinig na napasinghap sa biglang paghila sa kanya ni Sebastian sa braso. Sebastian, narinig niyang pigil ng mama nito rito. Just a sec, ma, sagot nito. Hinila siya nito palayo sa mga ito, saka binitiwan ang braso niya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na isusot mong wedding gown ni Laika? Nagtitimpi sa galit na sabi nito. Sa kabila ng pagbibigyan nito sa galit, hindi naman niya maiwasan na tingalain ang gwapong mukha nito. Kunot ang noo at galit ang mukha, pero napakagwapo pa rin ang lalaking to. Bahagya niyang iniling ang ulo para alisin sa isip ang kung anong iniisip. I said no. Ayoko, hindi ba? Maraming sagot niya. What? Lalong lumalim ang kulot sa noon ng binata. Para sa kanya, lalo lang itong gumapo. Ako na magsusuot, kaya ako ang pipili. Lakas loob na sagot niya. Saka na niya ito iniwan bago pa makapagsalitang muli. Kung hindi siya iiwas dito, lalo siyang ma-attract dito. Ando na tayo sa gwapo talagang si Basan Gutierrez na ito.
Normal lang naman siguro bilang babae na ma-attract dito. Pero hanggang doon lang dapat. Hindi na niya nilingong muli si Sebastian. Lumapit sa mama nito. Agad naman itong humingi ng pasensya sa kagaspangan ni Sebastian sa kanya. Umiti lang ako rito. Nais ko nga sabihin na sanay ako sa kagaspangan ni Sebastian. Habang namimili ng wedding gown, bawat hawakan sukat niya ay ni Sebastian. Alam niyang ginagawa ni Sebastian yun para ang wedding gown ni Laika ang isuot niya. Hindi na lang niya ito pinapansin. Hindi pa rin naman niya nasusukat ang wedding gown na gusto niya. Isang off-shoulder na gano'n na gustuhan niya. Pabalon kasi yun sa ibaba at may mahabang veil. Isama pang tamang-tama ang sukat sa katawan niya. Na-emphasize ang kurba ng kanyang maliit na bewang. Napangiti siya matapos may isa ng designer sa kanya ang gown. Napatitig siya sa salamin. May kakaiba siyang excitement na naramdaman sa suot na gown. Beautiful! Bulong niya. Habang tinitingnan ng bawat detalye ng gown sa katawan. Perfect to perfect sa maliit mong size. Wala nang dapat i-repair. Sabi ng bading na designer sa kanya. Come on! Ipakita natin kay madam at sa group mo. Anyayan ito sa kanya. At inulungan siyang lumabas ng fitting room. Paglabas niya napangiti agad ang mama ni Sebastian sa kanya. Si Sebastian naman tila bored na bored sa pagkakaupo at tangan-tangan ang ulo para sulipan siya. Pansin niyang napatitig ang binata sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paggalaw ng Adam's apple nito. Ibig bang sabihin pasado rito ang suot niya? Lihim niyang kinatawa na wala naging komento sa Sebastian sa suot niya. Hindi tulad sa mga nauna niyang naisukat at sinasabi nito, hindi maganda at hindi bagay sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang mama ni Sebastian at sinabi kung gaano siya kaganda at ka-inosenteng tingnan sa suot na wedding gown. Pasimple niyang sinulyapan si Sebastian na nanatiling nakaupo at paminsan-minsan nahuhuli niya itong sumusulip sa kanya para naman siya nagdadalaga at tila kinikilig sa bawat mahuling sulyap sa kanya ni Sebastian. Matapos sila makapamili ng gown, sinabihan sila ng mama ni Sebastian na bumili na ng wedding ring. Isama na rin ang engagement ring. Hindi daw ito sasama pa sa kanila. Nagpasundo na lang ito sa driver nito. Magiliw pa ito nagpaalam sa kanya. I saw something from my son's eyes. There's a different way that he looks at you. So I believe this marriage is going to be successful. Bulong nito sa kanya. Kimisi ang umiti. Hindi alam ang isasagot. Baka kasi pinapaasa lang din siya nito para hindi na tumanggi pa sa kasal. Nakapirma na siya na wala na siyang kawala or else makukulong siya. Lahat ng paglabag na gagawin ay pagkakakulong ang katumbas. Nagulat pa siya nang pagbuksan siya ni Sebastian ng pintuan. Nagpapasalamat siya at naupo siya sa passenger seat. Sinundan naman niya ito ng tingin. Nang maramdaman ng tila pagkabog ng dibdib niya. Mabilis niyang iniiwas sa mga mata rito. Hindi kasi niya nagustuhan ang kakaibang tunog ng dibdib. Mukhang nabubola mo na si mama. Basag ito sa katahimikan sa loob ng kotse. Well, mabait naman talaga si mama kahit kanino. Lalo na kay Laika noon. Sabi nito. Bumuntong hininga siya at inis na isinandal ang likuran sa upuan. Hindi na lang siya magsasalita. Baka kung ano pa kasing masabi niya. Ewan niya pero bakit parang naiinis siya o naiirita na siya sa tuwing ikukumpara siya ni Sebastian kay Laika. Nagtungo sila sa De Rivera Mall para bumili ng singsing na magiging kasangkapan sa kasal-kasalan nilang ito. Sa isang kanilang bilihan ng jewelry sila pumasok. Agad binati ng mga staff si Sebastian. Mukhang suki na ito roon. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagsulyap ng mga babaeng staffs kay Sebastian. Kung sa bagay, mapapatingin ka naman talaga sa kagapuhan at lakas na dating nito. Hindi naman nakaligtas sa kanya ang pasimpleng pagtingin ng mga staff sa kanya. Wari nagtataka kung bakit bago na naman ang kasama ni Sebastian. We're looking for engagement ring and a wedding ring, ani Sebastian. Tila napaisip ang mga ito sa sinabi ng binata. Baka dinala na ni Sebastian si Laika rito, kaya marahil nagtataka mga ito at iba na naman ang binibilan ni Sebastian ng singsing. Tumingin sila sa napakarami mga singsing. Napapawaw siya sa ganda ng mga naroon, isama pa ang mamahaling presyo. Kung sa bagay, baka bawiin naman ni Sebastian ang mga ibinigay nito sa kanya pagkatapos ng paghiganti nito. Pumili ka, utos nito. Nagulat pa siya sa sinabi nito. Siya ngayon ang pinapipili nito. Samantalang sa wedding gown kanina nais itong masunod. Pero mas maganda yata ko itong pipili ng singsing para sa kanila. Para naman kahit papaano'y makatotohanan ang engagement nila. No, you choose for me. Sagot niya at sinulyapan ito. Nakita niyang nakatingin ito sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Maya-maya pa mabilis itong nag-iwas ang tingin sa kanya. Tumingin sa mga singsing na pagpipilian. Isang may malaking diamond ang kinuha nito at pinakita sa kanya. Sanay siya sa mga mamahaling alahas pero may kakaibang gandang hawak na singsing ni Sebastian para sa kanya. Try it on. Sabi nito at inaabot sa kanyang singsing. Hindi niya kinuha yon bagkos, iniharap niya rito ang kamay
para ito mismo magusuot noon sa kanya. Kumulat pang noon na si Basan, sarili pa ng mga staffs na nag-aabang sa pagsuot ito ng singsing sa daliri niya. Bumuntong hininga pa ito at tinawakan ng kamay niya. Tila naman ako nakaramdam ng kuryente ng hawakan ng mainit na kamay nitong kamay ko. Hindi ko inaalis ang mata sa daliri habang sinusuot ito ang singsing sa akin. Tila naman tambol ang bawat kabog ng aking dibdib. Isama pang paru-parong naglalaro sa tiyan ko. Napangiti ako nang maisutan ni si Basan ang singsing sa akin. Nag-angat ako ng ulo at nakangating tumingin kay si Basan. Seryoso ang mukha nito na titig na titig sa kanya habang hindi mapigilan ng mga ngiti sa labi tuwing nararamdaman. Ang ganda, amin niya kay si Basan. I love it, sabi pa niya at wala sa sarili na payakap na mahigpit kay si Basan. Pinupulupot niya ang kamay sa batok nito. Thank you, pasalamat pa niya. Narinig niyang nagpalakpakan ng mga staff na naroon at narinig na congratulations sa kanila. Thank you, it's really beautiful, I love it, sabi ko pa nang kumalas ang pagkakayakap rito. Tumingkad ba ako tinagkan sa pisye si Sebastian? Nagulat ako sa aking ginawa, napakayat labi pa ako. Nabigla lang ako sa ginawa, nadala ng sitwasyon. Nanlalaki ang mga mata ko napatingin kay Sebastian. Ito may gulat sa ginawa ko. Naramdaman ko ang pamumula na magkabi ng pisngi dahil sa hiya. Ito naman po ang mga choices sa wedding ring. Tinig ng isang staff na umago sa atensya nila. Nadala yata siya ng matinding kaligayahan. Kaya hindi niya napigilan na mapayakap at mahagkan si Sebastian. Hindi na tuloy niya magawang tingnan ito sa mga mata. Si Sebastian na rin ang pumili sa wedding ring nila. Ito ang pinapili niya para naman maramdaman niya na makatotohanan ang lahat kahit papaano. Matapos makapamili ng mga singsing na kailangan, nasabi nito na kakain na muna sila bago umuwi. Kung sana totoo ang lahat, ang sarap siguro sa pakiramdam nun. Andrea, tinig sa maiklukan niya. Sabay pa sila ni Sebastian na palingon sa tumawag sa kanya. Nakita niya si Felipe sa likuran nila. Kunot noong nakatingin to kay Sebastian. Waring nagtataka kung bakit sila nagkasama ni Sebastian. Wala pa palang nakakaalam sa mga nangyayari sa kanila ni Sebastian. Kahit si Nabel at Daryl wala pang alam. Tanging pamilya niya at pamilya pa lang ni Sebastian na nakakaalam. Felipe, hi! Bati niya sa kaibigan. Why are you with him? Diretso ang tanong ni Felipe sa kanya. Saka siya nito sinulyapan. Hindi niya alam ang sasagot. Tiningala niya si Sebastian na masamang tingin ang ipinupukol kay Felipe. Andrea is my fiancé now, Sebastian said. Nagpaalam siya galit kay Sebastian para makausap si Felipe. Pumayag naman nito at sinabing susunod na lang siya sa restaurant kung saan sila kakain. Pansin niya ang tila pagsusukatan ng tingin ng dalawang lalaki bakit lumakad palayo si Sebastian sa kanila. Andrea, why are you with him? Of all people kay Sebastian Gutierrez pa, he was like his ex-fiancé. Sabi ni Felipe na makalayo na si Sebastian sa kanila. Hinila niya si Felipe sa may tabi dahil nakakaistorbo sila sa mga naglalakad. Felipe, wala akong panahon para iliwanag lahat sa iyo ngayon. Pero gawa nga ng sabi ni Sebastian, magpapakasal na kami at bukas na yun. Mabilis na paliwanag niya. What? Mulalas nito, napalakas pa ang boses. Are you insane para magpakasal ka sa lalaking yun? He almost killed you. He wants you dead. Mulalas pa rin sabi ni Felipe. I will explain to you soon. Mahabang istorya, sagot niya. Bukas na ang kasal. Yes, sagot niya. I'll meet you later tonight sa Vince Bar, sabi nito. What? Why? Kunot noong tanong niya rito. Magkaibigan lang sila nito pero makapag-demand ito dahil pang may relasyon sila. Hindi din niya nagustuhan ang tono ng pananalita nito. I want to talk to you first bago mapakasalan ng lalaking yan, sabi nito sa kanya. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Andrea, hindi mo kilala ang pagkatao ng lalaking yan. What if ginagamit ka lang niya? May agenda yan kaya kanya pinapakasalan. Can't you see? Halos isang buwan pa lang mula nang mawala si Laika. Mahabang litanya nito. Felipe, saka sinubukan alisin ng mga kamay nito sa braso niya. Nalipat ang mga mata ni Felipe sa daliri niya. Suot-suot ang mamahaling engagement ring. Take your hands off my fiancé. Napaangat siya ng mukha at nakita sa Sebastian sa may likuran ni Felipe. Nakatingin to sa mga kamay ni Felipe na nakahawak sa mga braso niya. Nilingon ito ni Felipe. Hindi pa rin binibitawan mga braso niya. Humakbang palapit sa kanila si Sebastian. Saka ito mismo nag-alis sa mga kamay ni Felipe sa braso niya. Walang nagawa si Felipe nang hilahin siya ni Sebastian palayo. Wag mo nang lasunin pa ang isip ni Andrea. Sabi nito saka sila humakbang palayo. Hihintayin kita mamaya, Andrea. I wanna talk to you. Maraing sabi ni Felipe.
Sinulyapan niya ito. Nakatingin tanong masama kay Sebastian. Bakit ba kumakasa si Felipe? Tila obligasyon niyang harapin ito at magpaliwanag rito. Let's go! Anyaya ni Sebastian sa kanya habang hawak pa rin itong kamay niya. Sumunod na lang siya sa paglalakad. Napansin niyang palabas na ng mall ang tinatahak nila. Mukhang nagbago ng isip nito. Mukhang uuwi na sila at hindi nakakain pa. Tahimik na lamang siyang sumunod dito. Malakas itong sinaram pintuan ng passenger seat na masakay sana siya sa kotse nito. Tila sa pintuan nito ay binubuhos ang galit. Ramdam niya ang tila galit ni Sebastian kung bakit hindi niya alam. Napahawak pa siya ng mabilis ng paandarin itong kotse. Hindi na lang siya kumibo. Ibang galit kasi nakikita niya sa mukha ni Sebastian. Pagdating sa bahay, nauna na itong bumaba ng kotse. Sumunod na siya na mapansin hindi siya pagbubuksan ito ng pintuan. Nauna na rin itong pumasok sa loob ng bahay. Nagkiwit-balikat na lang siyang papasok sa loob. Nakita niya nagtungo sa may minibar si Sebastian. Bumuntong hininga ito. At nagtuloy na lang sa pag-akit sa taas. Magpapahinga na lamang siya. Tila na wala na sa mood si Sebastian. Sayang, kakain pa naman sana sila sa labas. Na-excite pa naman siya sa sabihin kakain sila. Pakiramdam kasi niya isang date na yon. Kung bakit kasi nakita pa nila si Felipe sa muli. Pagpasok sa loob agad siyang naupo sa kama. Sinulya pa ng singsing na suot. Hindi niya napigilan na mapangiti. Pakiramdam niya, kinikilig siya kanina pa. Thank you Sebastian. Bulong niya, habang nakatingin sa singsing. Napakistot siya ng marinig ang cellphone. Kinuha niya iyon sa bag. Pangalan ni Felipe ang nabasa niya. Nagkibit-balikat siya at bumuntong hininga. Ayaw niyang sagutin ang tawag nito. Lalo siyang nainis tuloy kay Felipe. Wala naman silang relasyon at never naman niya itong pinaasa. Pero kung makaasta, kala mo pagmamayari siya nito. Inihagis niyang cellphone sa kama. Hiniya ang magring ng magning. Tumayo siya para magbihis at magpahinga na lamang muna. Inikot niya ang mga mata na hindi pa rin tumitigil ang phone sa pagring. Hinila niya ang maleta at pumili ng komportable, suotin ang pambahay. Ternon na silk sando at short ang napili niyang suot. Ang kulit naman. Inis na bulong niya. Hindi pa rin kasi tumitigil sa pagring ang cellphone. Sinimulan niya na ang pagbibihis. Tinanggal ang suot na bestita. Sobrang nalaglag ang bestita sa sahig nang biglang bumukas ang pintuan. Napalingon siya sa nakita at sa Sebastian sa may pintuan. Napakaw ang mga mata nito sa kanya. Nais man niya, natakpan ang sarili, hindi na lang niya ginawa pa. Hinayaan na lang niya na tingnan siya nito. Kahit halos sasabog ng dibdib niya sa lakas ng kabog. Nalipat ang atensyon nito nang muling magring ang cellphone niya na nasa kama. Napalingon din siya sa cellphone, pero hinayaan na lamang niya. Mas talo niyang di dapat kausapin si Felipe ngayon nasa harapan niya sa Sebastian. Nagpatuloy siya sa pagbibihes. Nakita niyang lumakad si Sebastian palapit sa kama. Nanlaki ang mga mata niya nang damputin nito ang cellphone. Hindi tuloy siya nakapagbihes. Sebastian, tawag niya rito. Lumapit ito na tayong undies lang ang suot. Sinubukang agawin dito ang cellphone. Pero hindi niya nakuha. Iniwas ito iyon. Felipe, why he is still calling you? Iritang tanong nito bago pa siya makasagot dito. Ito ang sumagot sa tawag ni Felipe. What do you want? Maotoridad na tanong nito. Habang nakatayon sa kanya, napakagat labi siya at hindi niya narinig ang sinasabi ni Felipe. Pero nakita niya ang pagkunot sa noon ni Sebastian. And who you are? Sino ka sa buhay ni Andrea para sumunod siya sa iyo? Tanong nito. Kumunot ang noon niya. Wala siya nagawa kundi makinig na lang sa sinasabi ni Sebastian. Habang ilang beses niya ito nakitang napapatingin sa katawan niya. Hindi pa rin kasi siya nakakapagbihis. Nakatayo siya sa tabi ni Sebastian na tayong pang itaas at pang ibaba lamang ang suot. Huwag ka na mag-aksay ng panahon. Hindi siya makikipagkita sa iyo. Sabi nito sa kapatid nito ng cellphone. Ini-off nito iyon bago inihagis sa kama. Napatingin siya sa cellphone. Ano ang relasyon niya ng lalaking yon? Mabalasig na tanong nito. Dumagundong ang boses nito sa buong silid. Napapitlag pa siya. Lalayo sana rito na marinig ang galit na tinig. Nang bigla siyang saklitin nito sa magkabilang braso. Isa ba si Felipe sa mga lalaki mo? Isa ba siya sa dapat kong bantayan? Habang dinadala mong pangalan ko? Mabalasig na tanong nito. Nanatili lang siya nakatingin sa mga mata nito. Kung susuriin ang kinikilos ito, tila ito nagsaselos kay Felipe, pero imposible yon. Sumagot ka, Andrea. Sabayugyug pa nito sa kanya. No, wala kami relasyon ni Felipe. Inis na sagot niya. Bakit ka makikipagkita sa kanya mamaya sa Vince Bar? Tanong nitong halos magbasagan ng mga ngipin nito. Hindi ako nakipagkita sa kanya. Gusto lang niya makipagkita sa akin. Sagot niya at sinubukan alisin ng mga kamay nitong mahigpit na nakahawak sa braso niya. Balak mo bang makipagkita sa kanya? Bago ka ikasal sa akin, anong balak mo? Magpapabuntis ka muna sa kanya bago ka magpakasal sa akin?
Hiyaw nito. Kumunot ang noo niya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga sinasabi nito sa kanya. Masyado itong marumi kung mag-isip. Masyado masama ang tingin sa kanya. Balak niyo ba akong lukuhin, ha? You can get out of here. Hindi ka lalabas ng bahay without my permission. Sigaw nito. Gusto ko masigurong akin ang anak na pinagbubuntis mo. Kaya ngayon pa lang hindi na kitaya ang makipagkita pa sa akin sa kahit na sinong lalaki. Hiyaw nito. Ano bang pinagsasabi mo? Ganyan na ba kababo at kasamang babae ang tingin mo sa akin? Pigil ang mga luhang tanong niya rito. Nasaktan siya sa masamang iniisip ito sa kanya. Hindi siya masamang babae. Wala pa lalaking dumaan sa kanya. Hindi niya naibigay ang sarili sa unang nobyang si Arthur. Kung alam lang nito, siya pala ang lalaki na kahawak sa katawan niya. She is an angel at kanyang patunayan niyo rin dito. Yes, I know how bad you are and how good you are sa kama ng iba't ibang lalaki. Sagot nito. How dare you? Galit na sabi niya at buong lakas na inilas ang kamay nito na nakahawak sa kanya. Okay, fine. Let's do it. Tumaas ang mukhang sabi niya habang hindi inalis ang mga mata sa mga mata nito. Mag-solo tayo ngayon, right here, right now. Maraing sabi niya, saka tinanggal ang suot na pang itaas. Kumunot pang noon na si Basha na matanggal niya iyon at inihagis sa sahig. Napanunok ito. Sumunod, inalis niyang kahuli-huli ang suot niya. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Matapos niyang matanggal ang lahat, ay humakbang siya palapit kay si Basha. Hindi pa rin ito kumikilos. Tila natulala sa ginawa niya. Buong tapang na hinilang batok ito palapit sa mga labi niya. Siya na magsisimula para ipalam na rito na ito ang unang lalaki sa buhay niya. Baka sakaling magbago pa ang pagtrata nito sa kanya bago pa man sila ikasal nito. Bumanti ito ng hagan sa kanya. Naramdaman ang kamay nitong humahapit sa bewang niya at hilahin palapit sa katawan nito ang kanyang katawan. Wala nang atrasan pa. Isusuko na niya ang sarili kay Sebastian. Malalaman na itong malinis siya. Isasampal niya sa mukha nito na malinis siya na walang ibang lalaki sa buhay niya. Sebastian's POV. He can't resist her. Hindi yung magagawang pigilan ang kagusto na nararamdaman para kay Andrea. Mula nang isama ito sa bahay niya, nagulo ng isip niya. At ito ngayon. Ito na mismo ang gumagawa ng paraan para may mangyari na sa kanila. Wala nang dahilan para tumanggi pa siya. Hinawakan niya ang katawan ng dalaga at ramdam na ramdam niya. Gising na. Ito. Ang kaibigan niya. Iniikot niya ito at bahagyang itinulak sa malambot na kama habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. Are you sure about this? Habulin niya ang tanong niya rito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, she is so soft and fragile. Go on, take me now. Sagot nito sa kanya habang titig na titig sa mga mata niya. Gantihan mo ako sa parang alam mo. Ilabas mo sa akin lahat ng galit mo ngayon. Ang galit sa tinig nito. Nahihimingan niya. Alam niyang minsan sumasobra na siya sa galit niya kay Andrea kung ano na nang pananakit ang nagagawa niya rito. Isama pang masasamang salitang binibitawan niya rito. Lahat ng iyon ay dahil sa galit. Hindi siya sumagot sa mga sinabi nito. Kung sasagot siya baka mag-away pa sila at hindi matuloy ang ginagawa nila. Galit na rin sila sa loob niya. I will, Andrea. You are mine. Stop thinking about Felipe. Sabi niya, hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na sumagot. Inang kanya mga labi nito. Ramdam niyang sumasabay ito sa ginagawa niya. Nalalo pa nagpapainit sa nararamdaman niya. Nagpakasunod-sunuran si Andrea. Gumaganti ito sa parang gusto niya. Nasabay nito ang kanyang mga hagkan. Tila naghahabol pang labi nito at pakawalan siya para sumagip ng hangin. Pinakatitigan niya maganda mukha ng dalaga. Nahiga ito. At nakasaway ang buhok. She looks like an angel. So innocent. You are so beautiful, Andrea. Hindi niya mapigilang puriin to. Saka pinaglandas sa mga mata sa dalaga. Napakaganda niya. Kanina sa mall. Hindi niya matiis na balikan si Andrea. Ewan niya pero para nakaramdam siya ng selos kay Felipe. Alam niya si Andrea at si Felipe dati magkarelasyon. Yon ang kwento ni Laika sa kanya. Na maghiwalay daw umang ito agad na nakahanap ng ibang lalaki si Andrea. Nasabi rin ni Laika dati sa kanya na hindi maganda ang reputasyon ni Andrea pagdating sa mga lalaki. Mabilis daw ito magpalit ng lalaki at kung kani-kanino daw ito sumasama. Hindi daw ito masaway sa mga magulang at kapatid nito. Kaya nga minsan na niyang sinabihan noon si Laika na iwasan na nito si Andrea. Dahil daw mabait na naman si Andrea kaya hindi daw ito man iwasan ni Laika. Pero kanina, na makitang hawak-hawak ito ni Felipe, sumiklab ang galit niya. Galit na hindi niya mapaliwanag kung saan ang galing. Please, bulong ni Andrea nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Anong gusto mong gawin ko? He asked her. Take me please, Sebastian. Take me. Sagot nito sa napakasexing boses.
Sebastian's POV. I will, sweetheart. Mabilis na sagot ng binata. Saka sinimulan ni Sebastian na matagal na gustong gawin kay Andrea. Napapasigaw naman to sa bawat hagkan niya. Kaya lala siya nag-excite at nag-iinit. OMG! Sigaw niya paulit-ulit. She is asking for more and more. Ramdam na si Basha nawawalan nito sa sarili sa pleasure na hatid ng kanyang ginagawa. Humigpit ang pagsabunot ito sa kanya. Marami na siyang nahawakang katawan. Pero masasabi niya ang katawan ni Andrea ang nahawakan niya na pinaka nagustuhan niya. I want you, Sebastian. Please, take me. I want it to Andrea. I need you and I want you now, he said. Andrea opened her eyes and looked at him. Nakita niyang kagustuhan sa magandang mga mata nito. Alam niyang parehong kagustuhan ng mga nasa mga mata nila. Hindi na rin makapagpigil ang kasangga niya. Kanina pa ito nais makalabas. I want you now, ani Sebastian. Napansin niyang nagulat ito sa sinabi niya. Napalunok pa ito. Habang nanlalakay mga mata nitong nakatitig sa kanya. Yes, please, ani Andrea. Wala na siyang sinayang ng mga sandali. Napuno na mahihinang sigaw ang salit niya. Ngayon pa lang may babaeng gumawa ng ganoon sa salit niya. Ito pa lang ang babaeng kinama niya sa bahay niya mismo. Dahil sa matinding kasabikang nararamdaman niya para dito. Yun ang alam niya at sigurado siya roon sa pagnanasa lang nararamdaman niya para kay Andrea. Nang handa na si Sebastian makuha si Andrea, naramdaman niya ang biglang pagnanais na iiwas ang katawan nito. Pero nagpatuloy pa rin siya. Ganon pa rin ang kinikilos nito. Tila ito nakikiliti at nais umiwas. Imposible. Dahil gaya ng sabi ni Laika, kung sino-sino lalaking sinamahan ni Andrea, kaya panigurado, marami na nakaangkin dito. Bigla siyang nalumo sa naisip, nakaramdam ng kaunting galit. Isipin pa lang na may lalaki nakakita at umangkin kay Andrea, tila siya nababaliw na hindi niya maintindihan. Bagay na hindi naman niya naramdaman kanino man, kahit kay Laika. Laika was not an angel nung una niya itong angkinin sa New York, and Laika was really good in bed. Yung tipo nakikipagdagisan ang galing sa iyo pagdating sa pakikipagsalo. Kahit nung una nakuha niya kasi Laika, napakitang gilas na ito pagdating sa performance. Kaya siguro na humaling siya kay Laika, dahil nadalas niya sa mga ginagawa nito sa kanya sa kama. How about Andrea? Wala pang ginagawa ito. Sumisigaw lang ito ng mahina but still, nababaliw na siya. Paano pa kaya kung makuha na niya ito? Sebastian, bulong nito habang nakasabunot ang mga kamay sa buhok niya. Patuloy naman siya sa ginagawa. She is mine now. Wala nang makakapigil pa sa kanya para hindi maging sa kanya si Andrea. Hindi si Felipe. Nakaramdam siya ng galit ng mahalal lang. Nais makipagkita ni Felipe kay Andrea sa Vince Bar. Balak pa maghotel naman ito pagkatapos magbar? Ngayon pa lang nababaliw na siyang isipin na ginagawa din ni Felipe kay Andrea ang ginagawa niya ngayon. Napahinto siya sa ginagawa, nagangat ng ulo. Pinagmasdan na ng wala sa plot na katawan ni Andrea na nakahilata sa malambot na kama. Kayang-kayang angkinin ito ngayon. Sa anong parang gusto niya? Sa anong posisyon gusto niya? Pero bakit may pumipigil sa kanya? Si Felipe ba? Damn! Malakas na mura niya. Napamulagat ng mga mata si Andrea at napatitig sa kanya. Oh God! Forgive him! Gandang-ganda siya kay Andrea. Ibang nararamdaman niya sa ganda nito. Naaakit siya na hindi may paliwanag. Andrea is his enemy. He needs to remind himself. Narito at nakahiga na siya sa kama niya si Andrea para pasakitan ito at gantihan. Andrea's POV. Napanganga siya nang iwan ni Sebastian ng katawan niya kung kailan halos bumigay na siya. Saka naman huminto sa Sebastian sa ginagawa nito sa kanya. Bahagya siyang bumangon. Hindi na nag-abalang takpan ng katawan. Sinulyapan niya sa Sebastian. Fully clothed pa ito, unlike her na wala ng lahat ng saplot. Nakatayo ito sa dulo ng kama. Nakahawak ang isang kamay sa batok nito habang nakatingin sa kanya. Why? Tanong niya. Sa medyo hingal pang tinig, imposible kasing hindi nito nagustuhan ang ginagawa nito sa katawan niya. Nakita at naramdaman niyang kasiyahan nito sa bawat haplos sa kanya. Isama pang siyamay na dalas na ginagawa nito sa kanya. Ngayon lang niya naramdaman ang bagay na iyon at masasabi niya na gustuhan niya at nag-enjoy. Kung hindi lang huminto sa Sebastian, baka naabot niya sa kauna-unahang pagkakataon ng langit. Nakatitig lang ito sa kanya. Tila walang balak sumagot habang siya na may tila putahing nasa mesa na. Gusto ko makipagkita kay Felipe? Tanong nito. Napakulot na o siya. Papaanong nasama si Felipe sa usapan nila? What? Bulalas niya rito at napaupo sa kama. Hindi pa rin tinatakpan ng katawan. Isn't Felipe your ex-lover? Sebastian asked her. Lalong lumalim ang kulot sa ulo niya. Ano bang pinagsasabi nito? Bakit nasali si Felipe sa usapan? Ano ang kinalaman ni Felipe sa nangyari sa kanila ngayon? Iniisip ba nito si Felipe habang nasa ganitong sitwasyon sila? Pero bakit? Tell me, Andrea. Sabi nito tumakbang palapit sa kanya.
Lumuhod ito sa kama, sa harapan niya kung saan siya nakaupo. May bala ka bang ituloy ang relasyon mo kay Felipe? Talong nito at hinawakan siya sa magkabi ng balikat. Balak mo pa rin makipagkita sa kanya bago ikasal sa akin at iputan ako sa ilulo. Gani nakasanayan mong gawin sa mga lalaki mo. May galit sa tonong sabi nito sa kanya, sabayugyug pa nito sa balikat niya. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin dito. Hindi niya alam kung saan galing ang mga inaakusan nito sa kanya. Hahayaan niya lang na ito. Hindi niya sasayangin ng panahon niya para magpaliwanag dito. Hindi rin naman tumaniniwala sa kanya. Tatawagin lang siyang sinungaling nito. Mapapagod lamang siya. Sayang lang ang effort niya. Nagpakawala siya ng malalim paghinga at masamang tingin ang ipinukol kay Sebastian. Eh ano naman ngayon kung makipagkita ko kay Felipe? May importante siyang sasabihin sa akin. Taas kilay na sagot niya rito. Iinisin niya itong lalo. Nakita niya ang paglalim ng kulot sa noon nito at naramdaman ng paghigpit ng mga kamay nito sa balikat niya. Gawin mo yan at di mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Mariing sagot nito. Ano ba naman kasing problema mo kay Felipe? Kaibigan ko siya like Belle and Daryl and Laika. Nakuha niyang sabihin. He is your ex-lover, Andrea. And I know you have a new toy to keep you on coming him. You still want to play games with him. At hindi ako magtataka kung yun ang pakikipagsalo. Pakikipagsalong binabalik-balikan mo kay Felipe. And now you are with me. You still want to continue with your dirty games? Mahabang litanya nito sa kanya. Nailing niya ang ulo. Sa kawalang katotohanan ng mga parada nito sa kanya. Kanina naman kaya nito nakuha ang mga ideya nito tungkol sa kanya. Who told you that crap? Galit na tanong niya. Galing ba yan sa mga PI mo na binabayaran? Pwes para sabihin ko sa'yo, gumagastos ka lang at nagsasaya ng pera sa mali-maling impormasyong binibigay niya sa'yo. Matapang na sabi niya rito. Nakataas ang mukha niya. Kailan man hindi siya magbababa ng mukha sa lalaking kung rinan siya'y tila napakarumi at napakalit niya. Felipe is not my lover and he will never be. Dagdag niya. Sinubukang alisan ng mga kamay nito sa balikat niya. Liar! Ako sa nito. I am not a liar. Matapang na sagot niya. I am not going to believe you. Mas may tiwala ako sa mga salita ni Laika compared sa mga sinasabi mo. Sabi nito sa kanya. Natigilan siya sa isinagot nito sa kanya. Tama bang narinig niya? Binanggit ito ang pangalan ni Laika. Kay Laika ba nito nanggaling ang mga maling impormasyon tungkol sa kanya? Pero bakit? Kilala siya ni Laika. Alam nito ang mga nangyayari sa kanya. Alam ni Laika na hindi niya gusto sa Felipe na walang pag-asa sa kanya si Felipe. Sadyang makulit lang talaga si Felipe sa panaligo nito sa kanya. Alam din ni Laika na tayong si Arthur pa lamang ang naging nobyo niya. Ngayon mo sabihin sa akin, hindi totoo ang mga impormasyon ko sa'yo. Laika told me everything about you. How dirty you are, na tinatago ng amo mong nasa politika at mayaman mong kapatid. Sabi nito, matapos mahabang sadaling pananahimik niya. Lalo naman siyang hindi nakapagsalita sa narinig mula kay Sebastian. Nakatayin lang siya sa mga mata nito. Walang dahilan sa Sebastian para magsinungaling pa sa kanya at siraan si Laika sa kanya. Pero wala rin namang dahilan si Laika para sirain siya nito kay Sebastian. Hindi naman talaga sila magkakilala ni Sebastian. Para saan at binigyan ni Laika ng mali-maling impormasyon sa Sebastian tungkol sa kanya. Binitawan siyang bigla ng binata. Halos itulak na nga siya nito kaya napahiga siya sa kama. Saka ay tumuba ng kama. She raised her chin with fraction. Saka bumangon mula sa kama. Confident siyang naupo sa kama in a sexy way para kahit papaano maganda pa rin siya at kaakit-akit. I told Laika na layuan ka niya dahil hindi ang katulad mong magandang impluensya sa kanya. But she told me na wala kang kaibigan kaya naaawa siya sa'yo. Detanya ni Sebastian. That damn! Hindi niya mapigilang sabihin. Shut up! Hiyaw nito sa kanya. I don't care anymore. Wala akong pakialam kung ano pang kasinungaling na sinasabi niya sa'yo. Well, I was wrong either. She was not who I thought she was. Taas ang wakang sabi niya. But still, you are the one who led her on her death. Mabalasik na sabi nito. Nagkibit-balikat siya. Paulit-ulit lang naman sila ni Sebastian. Kung magkakaila siya, ganun pa rin naman. Kaya hahayaan na lamang niya ito. Hindi lang siya kumibo. Bumaba siya sa kama. Kung wala ka na rin balak ituloy ang ginagawa mo, maliligo na ako. Bale, walang sabi niya rito. Tumayo siya sa harapan nito. Iniharap dito ang katawan niya. May alas siya. Kaya niyang patunayan ang lahat ng maling paratang nito. Anghel siya kung sakaling malalaman itong bagay na yon. Baka doon ito magsimulang maniwala sa kanya. Nagahamon siyang tinignan ito. Aaminin niya nanginginig ang mga tuhod niya at kumakabog ang kanyang dibdib. Pero hindi niya pinapahalata iyon. Nais niya magmukhang matapang at basta-basta matatakot. Sinuri nito ang katawan niya. Hindi siya tatanggi rito.
kung aakinin siya nito ngayon kahit bukas pa lang kasal, at least matatauhan nito at mapaisip kung anong dahilan ni Laika para sirain siya rito. Siya man ay may mga bagay niya nang gumugulo sa isip niya ngayon. Itutuloy mo ba o ano? Lakas loob pang hamon niya rito. Masamang tingin ang ipinukol nito sa kanya. Hindi na siya nagulat pa ng sakmalin nito ang leeg niya at hilahin siya palapit dito. Nasasanay na nga yata siya sa pananakit sa kanya na si Bastian. You are mine. Ako ang magsasabi kung kailan kita angkinin sa parang gusto ko. Mabalasik na sabi nito. Habang malapit na malapit ang mga mukha nila sa isa't isa, halos magdikit na nga ang kanila mga labi. Believe me, once inangkin kita, I won't stop, even you beg me. Patuloy pa nito, bawat salita ay naghahatid ng kilabot sa buong katawan niya. Are we clear? Ani Sebastian. Saka siya nito tinulak ng malakas. Napasadsad siya sa gilid ng kama. Bumagsak ang katawan sa sahig. Nasaktan siya pero hindi nagpahalata. Nanatili siya nakatingin sa mga mata ni Sebastian na nag-aapoy ng galit sa kanya o nag-aapoy sa pagnanasa sa kanya. Tumalikod to at naglakad palapit sa pintuan saka lumabas ang silid. Malakas na sinira ang pintuan. Naiwan siya nakatilig sa pintuan kung saan lumabas si Sebastian. Naiiyak siya ngunit walang luhang nais pumatak. Naubos na yata na si Sebastian ng mga luha niya. Nagbuga siya ng hangin at tumayo mula sa pagkakasadlak sa sahig. Kinuha ang cellphone na nasa kama. Ini-on niya iyon. Tatawagan niya si Felipe. Makikipagkita siya rito. Aalamin niyang nais itong sabihin sa kanya tungkol kay Sebastian. Sanay na rin naman siyang masaktan ni Sebastian. Kaya wala siyang katatakutan pa. Iyahanda na niyang sarili sa pakikipagkita dito. Iyahanda niya ng sarili sa galit ni Sebastian. Hindi naman siya nito papatayin pa dahil hindi pa niya naibibigay rito ang anak na kailangan nito. Sa kabilang banda, tinawagan niya si Felipe at sinabi makikipagkita siya rito sa Teresa's Bar. Wala siyang pakialam kung magagalit si Sebastian sa kanya. Sanay na siya. Sinaktan nga siya nito kahit walang kasalanan kaya okay na rin kung saktan siya nito ngayong may kasalanan siya. Pinagbabawalan siya nito makipagkita kay Felipe. Pero kailangan niya makipagkita kay Felipe. May kailangan siyang linawin dito. Crop top with maong jacket at maong pants ang pinili niyang isuot. Simple, but she knows she still look beautiful. Kinakabahan siyang lumabas ng sirid. Baka kasi makasalubong niya sa Sebastian at ikulong siya nito at kapag nakita siya. Pinagpasalamat niya nakababasi ang hagdan na hindi nakikita ng binata. Napakunot noo pa siya dahil hindi niya makita ito sa ibaba. Wala rin ito sa may minibar. Hinayaan na lamang niya at mas okay na rin siguro makalabas siya ng bahay na hindi siya nakikita ni Sebastian kesa magbangayan pa sila bago siya makalabas ng bahay. Nag-taxi siya patungong Days Hotel. Sa ground floor kasi ng hotel, naroon ang Treasure's Bar. Pagpasok sa loob, naroon si Felipe, nakaupo sa isang mesa. Nilibot muna niya ang mata sa paligid. Baka kasi nasundan siya ni Sebastian at magulat na lang siya, biglang sumulpot ito. Nakita niyang kumuway sa kanya si Felipe at tumayo mula sa kinaupuan. Tumango lang siya rito, saka lumakad na palapit sa mesa nito. Thank God you came, Andrea. Salubong nito sa kanya at bago pa siya makaiwas, nakahagka na sa pisngi niya sa Felipe. Hinayaan na lamang niya ito at tahimik na naupo sa katapat nito. What do you want to drink? Felipe asked. No thanks, hindi naman ako magtatagal eh. May itatanong lang naman ako sa iyo kaya ako nakipagkita. Sabi niyang seryosong mukha. Well, ako din, Andrea. Ang dami kong gustong itanong sa iyo. Sagot nito at sinulyapan siya. Seryosong mukha nito saka nalipat ang mga mata nito sa kamay niyang nakapatong sa mesa. Nakatingin ito sa suot niyang singsing. What happened? I know naging busy ako nitong mga nakarang linggo. Marami lang akong inasikaso. Lita niya nito habang pinaglilipat-lipat sa mukha niya at sa suot niyang mamahaling singsing na masasabi niyang katumbasan na isang sasakyan ng presyo. Siya man, nagtataka kung bakit ganun kamahal na pina-engagement ring sa kanya ni Sebastian. Pero, naisip naman niyang babawiin naman ang binata sa kanyang singsing pag naghiwalay na sila. But, Andrea, ano nangyari at ikakasal ka kay Sebastian Gutierrez? Tanong nito sa kanya. May galit sa tono at aura nito, bagay na pinagtataka niya. Wala silang relasyon ito. Matagal niya nang nilinaw dito na wala itong maaasahan sa kanya. Pero kumakaasta ito ngayon, daig pang boyfriend niya. Felipe, hindi ako nakipagkita sa ngayon para sagutin niyang tanong mong yan. We both know na single ako at pwede ako magpakasal kanino man. May ines na sagot niya rito. Hindi niya natinago ang ines na nararamdaman. Andrea, of course, magtatanong ako. Dahil sa Sebastian Gutierrez ang pakakasalan mo, alam natin galit sa iyong taong yon. Ikaw ang sinisisi niya sa nangyari kay Laika at sa anak nila. Lita niya nito. Sinubukang hawakan ang kamay niya ngunit umiwas siya. Hindi ko pa rin sasabihin ang dahilan ko. Maraing sagot niya. Pero Andrea, baka saktan ka niya.
Gantihan o di kaya patayin ka niya. Minsan ka rin niyang pinagkakaang patayin dahil sa galit niya sa'yo. Kahit ako man na nasa posisyon ni Sebastian, ganoon din ang taong gagawin ko sa taong pumatay sa mag-ina ko. Nahaabang nita niya nito. Hindi ko pinatay si Laika at ang anak nila. Maraming sagot niya. I'm sorry. Nadala lang ako, Andrea. Paumanhin ito sa kanya. Andrea, huwag mong ituloy, please. Ako na lang ang pakasalan mo. Magpapakalayo tayo dito. Iiwan natin ang San Juanico. Makakalimutan mo sa Sebastian. Pagsusumamo nito sa kanya at inaabot ang kamay niya. Felipe, imposible ang sinasabi mo. Why not? Ililigtas kita. Ilalayo kita dito. Hindi mo kailangan harapin ang galit ni Sebastian sa'yo. Itatakas kita, Andrea. Itatago. Wala akong kasalanan. Kaya hindi ako dapat tumakas o magtago. Hindi ako isang kriminal, Felipe. Aksidente yung nangyari o baka sadyang binangga sa sakya namin. Maraming sagot niya rito. Ano? Andrea, nakainom ka ng mangyari aksidente kaya marahil hindi mo alam ang tunay na nangyari. Hindi ako nakainom, Felipe. Wala ako ininom na anuman ng araw na yon. Malinaw sa alaala niya ang bagay na yan. Ilang beses na rin niyang sinabi sa kapatid ng tungkol sa bagay na yan. Kaya hindi sila titigil hanggang tila nakikita ang driver ng SUV. Napansin niya ang pananahimik ni Felipe. Isinama sunod-sunod ang paglagok nito sa anak. Kumunot ang noo niya na mapansing nanginginig ang kamay nito. Are you okay? Tanong niya rito. Tumango lang ito sa kanya. Nagbago ang aura nito at kinikilos. Mula na mangyari ang aksidente at nailimbing si Laika, bibihira niya nang makita si Felipe. Sabi ni Nabel at Daryl, panayalis daw ito. Hindi naman nagsasabi kung saan nagpupunta. Felipe, tawag niya rito. Sigurado siyang hindi close na Felipe at Laika pero hindi nakita ng Kuya Sander niya si Laika na madalas magtungo sa bahay ni Felipe. Bakit? Para ano? Nasabi ng Kuya Sander ko na nagtutungo sa bahay mo si Laika nung buhay pa siya. Diretso ang tanong niya. Hindi niya hinihiwalayan ang tingin nito. Nais makita maging reaksyon nito. Naisip niyang naiilang ito at muling inubos ng laman ng kopita sa kasama niya sa waiter na dalhan pa ito ng alak. Kakaiba na talaga ang kinikilos ito. Dapat na ba siyang magduda? Ah, baka na nagdala lang siya ng pagkain. Lahat naman tayo dinadala niya noon, di ba? Sagot nito pero mahihimigan ang pagpiyok sa tinig nito. Nagtataka din ako sa sinabi ni Sebastian. Bakit sinasabi ni Laika na nagkaroon tayo ng relasyon kay Sebastian? Nagtataka ako dahil kaibigan ng turing ko kay Laika. Sabi niya rito. Anong dahilan ni Laika para siraan ako? May galit pa sa akin si Laika na hindi ko alam? Tanong niya kay Felipe. I really don't know, Andrea, but please stop this. Huwag mong ituloy yung pagpapakasal kay Sebastian. Maraming sabi nito. No, buo na ang desisyon ko. Sagot niya at tumayo. Balak na niyang umalis nang mahigpit itong pinigilan ng braso niya. Felipe, bitawan mo ko. Listen to me first, Andrea. Pakiusap nito. Huwag kang magpakasal kay Sebastian. Masasaktan ka lang. At sasabihin ko sa'yo ang totoo tungkol kay Laika. Sabi nito. Nagulat siya sa sinabi nito. What do you mean? Laika hates you so much. She hated everything that you have. Sagot nito. What? Gulat na tanong niya. Andrea. Tawag sa kanya sa hindi kalayuan. Napalingon siya at nakita ang madilim na mukha ni Sebastian sa likuran niya. Papalapit to sa kinatatayuan nila. Nakita niyang sa kamay na hawak-hawak ni Felipe na katingin sa Sebastian. Binawi niyang braso niya kay Felipe. What are you doing here, Andrea? Galit na tanong ni Sebastian sa kanya. Saka sinilipan si Felipe. Wrong timing naman ang dating ni Sebastian. Kung saan nakakakuha na siya ng sagot saka naman ito dumating. Nag-uusap kami. Sinabi ko kay Andrea huwag kanyang pakasalan. Matapang na sabi ni Felipe. At sino ka sa tingin mo para sabihin niyan? Galit na tanong ni Sebastian. At tinapunan na masamang tingin si Felipe. Sebastian, let's go. Anyaya niya at baka kasi saan pa umabot ang pagkaharap ng dalawa. Sa kanya nakakausapin nito si Felipe. Marami pang pagkakataon para malaman niya ang totoong kulay ni Laika. May alam din kaya si Nabel at Daryl sa sinasabi ni Felipe? Bakit alam ni Felipe na ayaw sa kanya ni Laika? Close ba ang dalawa? Malalaman din naman niyang lahat yan. Ngayon, aalis na muna sila bago magbanggaan ang dalawa. Let's go, sabi niya at nauna na sa paglalakad. Andrea, tawag sa kanya ni Felipe. Hindi na lang niya ito pinansin. Nagtuloy siya sa paglabas ng bar. Nang makalabas, mahigpit siyang hinawakan ni Sebastian sa braso. Hindi siya kumibo. Halos kalad ka rin na siya nito patungo sa parking lot. You think hindi kita makikisundan sa pakikipagkita mo sa lover mo? Felipe is not my lover. Masyado mo akong binabaliwala, Andrea. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ako magalit. I will punish you. Sabi nito at halos itulak pa siya nito pasakay sa kotse at malakas ay sinara iyon. Nakikita niya ang galit sa mukha ni Sebastian at sa kilos ito. Ang daming gumugulo sa isip niya ngayon.
Masisiraan na yata siya ng bait sa mga nangyayari sa kanya. Hindi mo matiis yung kakatihan mong makipagkita sa lalaking yon? Pwes ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling sa kama para hindi ka natumakba pa sa lalaking yon. Hiyaw nito sa kanya habang halos paliparin na nito ang sasakyan. Sa kabilang banda, halos kalad-kalad siya na si Bastian papasok sa bahay na makarating sila. Bitiwan mo ko, kaya ko maglakad. Maktol niya. No, matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod. Sagot nito habang hawak-hawak pa rin siya nito sa braso. Paakyat na sila ng hagdan. Wala itong balak pakawalan siya. Sinabihan na kitang huwag makipagkita kay Felipe. Ginawa mo pa. Galit na patuloy nito. Hindi na lang siya kumibo pa hanggang sa makarating sila sa loob ng silid. Handa naman siya namang parusang gagawin ito sa kanya. Handang-handa siya. Tinulak siya na si Bastian papasok sa silid. Saka nito marahas na tinanggal ang suot niyang jacket. Nagulat siya nung una pero nang ma-realize ang balak itong gawin sa kanya, hinayaan na lang niya ito. Handa na rin naman niyang ibigay ang sarili dito. Nais na niyang mapatunayan ditong mali ito sa isang bagay na ibinibintang nito sa kanya. Hindi siyang babae na nagkakalat kung saan-saan. At least kung aangkinin siya dito ngayon, malalaman nitong malinis siya, nabirhin siya. Hindi siya natinag na marahas punitin nito ang blouse sa suot niya. Binalaan na kita, hindi ka nakinig. Sabi nito sa kanya, nakataas na ang mukha niya. Hindi siya magpapakita ng takot dito. Do whatever you want. Wala akong pakialam kung saktan mo man ako ngayon. Matapang na sagot niya. Halata namang sanay na sanay sa mga ganitong gawain. Sabi nito sa kanya, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Bumalik sa mukha niya. Hindi niya pinahalata dito na halos simatay na siya sa takot, kaba, at kung ano-ano pang emosyon. Hindi siya magpapakita ng takot kay Sebastian, kahit anong mangyari. Andrea's POV, magtanggal ka. Utos nito sa kanya. Tinignan niya ito sa mga mata at ginawa ang iniuutos nito. Sinimulan niyang tanggalin sa harapan nito ang punit na damit. Nagawa na niyang bagay nito kanina kaya madali na lang para sa kanya na gawin ito. Sinunod niya ang pangitaas saka inihagi sa sahig habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata. Sinunod niyang buksan ang botones ng jeans saka sinimulang tanggalin iyon. Sinipa na niya iyon ang tuluyang matanggal. Isusunod na sana niyang ibaba ng pigilan sa Sebastian sa kamay. Leave that! Ako magtatanggal niyan. Sabi nito sa kanya saka siya nito hinila palapit sa kama. Mukhang wala nang atrasan pa. Mangyayari na nga yata ang unang pagkasalo nila ni Sebastian. Itinulak siya nito sa malaking kama. Bumagsak siya sa malambot na kama. Nakatayo naman ito sa dulo ng kama at nagsisimula na rin magtanggal. Napalunok siya habang nakasunod ang mga mata sa ginagawa ni Sebastian. Tila may sariling isip naman ang mga mata niyang sumunod sa kamay ng binata nang hawakan ito ang sinturo nito. Right, look at me. Don't blink, not even once. Sabi nito sa kanya. Sumunod siya sa ginawa nito. Lumundo ang kama ng sumampa ito. Hindi ka ba tatanggi o manlalaban sa gagawin ko sa iyo ngayon? Anis si Bastian sa kanya. Haba na tong hay sa kanya, hindi siya agad nakasagot dahil natutulala siya sa makisig nitong pangangatawan. Ang mga muscles ito at abs. Hindi naman ito ang unang beses yung makakita ng ganong katawan ng lalaki pero ito ang unang beses na makita ito ng malapitan. Andrea, tawag nito sa kanya. Hindi pa nga pala siya sumasagot. Napakagat labi siya. Muntik na kasi siyang makalimot. Nagtaas siya ng mukha. Kailangan magmukha siyang confident. No, I am ready. Handa ako sa lahat ng pagpaparusa mo. Kasamang pag-angkin mo sa akin sa kasunduan kaya hindi ako tatanggi. Lakas loob na sagot niya. Kahit halos sasabog na sa kaba ang dibdib niya. Isama pang painit na ng painit ang katawan niya. Iba na rin ang pakiramdam niya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. No, sadyang mahilig ka lang sa pakikipagsalo. Kakainin mo lahat ng sinasabi mo sa akin. Agad na sagot niya at matalim na tinignan ito. Yumuko ito sa kanya, kasabay ang pagdakma ng kamay nito sa leg niya. Napatingala siya at maring ipinikit ang mga mata na ang halos nasasamoy niyang mainit na hininga nito na lalong nagpapainit sa katawan niya. Hindi niya napigilang mapasigaw. I am warning you, Andrea. I am not like that guy, Felipe, or any other guy na nakasalo mo na. Bulong nito sa mga labi niya. Don't expect na tatratuhin kita ng maayos sa higaan. Pahihirapan kita. Patuloy pa nito. Tila tumatagos sa buto niya ang bawat sabihin nito. Naramdaman niyang nanginig ang mga binti niya at nanlambot habang palakas naman ang kabog ng kanyang dibdib. Huwag naman sanang marinig pa nito ang kabog ng kanyang dibdib. Do it! Haman niya kay Sebastian. Gumisi ito at nalipat sa mukha niya ang kamay nitong nakasakmal sa leg niya. Bad girl eh. Nakangising sabi nito at inangkin ang mga labi niya. Nagulat pa siya sa brutal na pagsalakay nito sa kanya. Hawak-hawak pa rin kasi nito na mahigpit ang mukha niya.
Hindi na rin naman niya kayang pigilan ang sitwasyon nila. Hahayaan niya na ito sa ginagawang pananakit sa kanya. Naramdaman na rin niyang dumagan ito sa katawan niya at nilagay isang bagay sa pagitan niya. This is it. He is going to take her in a rough way. Ito na ang simula ng paghihigante sa kanya ni Sebastian. Handa na siyang masaktan, physically and emotionally. Kung talagang sasaktan siya nito ng physical, tatanggapin na lamang niya. Kung man lalaman pa siya, mas masasaktan lamang siya. Tatanggapin na lang niya ang kalupitan ni Sebastian sa kanya. Nagpatuloy si Sebastian sa marahas na paraan ng pagsalakay sa kanya. Mukhang totohanin nito ang banta nitong pahihirapan siya. Ganun pa man, titiisin niya. Sa ganitong paraan ba niya makakamit ang unang karanasan niya? Hindi siya nang lalaban o ano pa man. Sadyang pinaparamdam ni Sebastian sa kanya ang dahas. Nais talaga nitong masaktan siya. Napapasigaw na lang siya sa ginagawa sa kanya ni Sebastian at naiiyak na nga yata siya sa sobrang sakit. She doesn't deserve this. Wala siyang ginawang masama para maranasan ang ganito kalupit na bagay sa mga kamay ni Sebastian. Please, Sebastian, bulong niya habang nakapikit ang mga mata. Tinitiis ang bawat sakit. Open your eyes, Andrea, Harry commanded. Ginawa naman niya kahit labag sa kalooban niya. Dahil makikita nitong mangiyak-ngiyak na nga siya sa sakit, nagkatitigan sila. Naramdaman niyang napatigil ito sa ginagawa habang nakatingin sa mga mata niya. Are you crying? Sebastian asked. Mabilis niyang iniling ang ulo. I am not, mariing sagot niya. Go on, gawin mo ng paghihiganti mo para matapos na. Asik niya rito. Simulan mo na, gawin mong lahat ng paghihirap sa akin. Naiiyak na sigaw niya sa hindi mapigil ang samanang loob na naramdaman para dito. Nanatili naman itong nakatingin sa kanya. Hindi ito kumikilo sa ibaba niya. Nakatingin lang basta sa mga mata niya. Hindi naman siya nag-alis ng tingin dito. Maya-maya, bumuntong hininga ito. Aangkinin na kita. No one can stop me, not even your tears. Sagot ito sa kanya. Hindi mo ako malililang sa pag-iyak-iyak mo. Gagawin ko pa rin ang nararapat sa'yo. Papasakitan pa rin kita. Sasaktan kita, Andrea. Maring sagot nito na tumatagos sa buto niya. Bakit ba tila sukdulan ng galit ito sa kanya? Nagtaas siya ng mukha, kasabay ang pagpatak ng kanyang luhang hindi mapigilan. Nais niyang huwag maiyak at magpakita ng kahinaan, pero naiyak pa rin siya. Dahil nasasaktan siya, not physically but emotionally. Yung physical na sakit, kaya niyang tiisin, pero ang emotional na sakit, parang hindi yata. At kung bakit siya nasasaktan emotionally, hindi niya rin alam. Dapat physically lang sana, dahil wala naman siyang anumang damdamin para dito. Muli, nagsimulang sumalakay si Sebastian sa kanya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Tatanggapin niyang lahat ng sakit, makaganti lang ito sa kanya, para tigilan nga siya nito at maging malaya na. Ibinuka nito ang kanyang mga paa ng malapad. Habang abala mga kamay, napasigaw siya at kinagat ang ibabang labi. She cannot deny na sa kabila ng dahas nito sa kanya, naroroon pa rin ang init, ang pleasure. Ang kakaibang pakiramdam na sa buong buhay niya, ngayon pa lang niya naramdaman sa bawat haplos ito sa kanya. Hindi nagtagal, naramdaman na rin niyang nag-iba na ang paraan ng paggalaw ng mga kamay nito. Hindi na mahigpit ang pagkakahawak ng isang kamay niya sa bawat pag-atake nito sa kanya. Unti-unti na rin nare-relax ang katawan niya, although nanginig ang mga tuhon niya dala ng pleasure at excitement. Sebastian, bulong niya sa pangalan nito at napahawak sa buhok nito. You are so sweet, Andrea, Sebastian said in a romantic tone. Hindi siya nakakibo. Nanatili siyang nakamata rito. Abnormal pa rin ang tibok ng kanyang puso. Bakit iba ang kagwapuhan ni Sebastian ngayon? Bakit tila ang gwapo-gwapo nito ngayon? Dahil ba sa natasatisfied niya siya ito? O talagang gwapo ito? Bakit nakakaramdam siya ng kakaiba kay Sebastian? Ano ang kakaibang to? Mga tanong niya sa sarili habang nakatitig sa mga magagandang mata nito. Sebastian, tawag niya sa panan nito at hinaplos ang mukha nito. Nakadagdag sa apil nito ang balbas at bigote nito. Take me please, pakiusap niya rito. Hindi niya alam kung nais ang may mangyari na sa kanila ni Sebastian para malaman na nga nitong birhen siya o dahil nais na niyang mangyari sa kanila ngayon din. Dahil nais na niyang isuko ang sarili kay Sebastian dahil yun ang nararamdaman niya ngayon. I will, sweetheart, I will, malambing na sagot nito saka siya nito hinaggan. Tinulupot naman niya ang kanyang mga kamay sa batok nito. Saka siya gumante ng hagan dito. Naramdaman niyang iba ang kilos sa mga lamin nito ngayon. Pati na ang mga kamay nitong sumasalakay sa kanya, iba na rin. Mabigat ang bawat haplos nito sa katawan niya na tila ba isa siyang babasagin na ayaw nitong mabasag. Malayong malayo sa kilos ito kanina. I can't get enough of you, Andrea. Go on, please take me, Sebastian,
She answered. Napasigaw na lang siya sa ginawa ni Sebastian. Kailangan niyang ihanda ang sarili dahil tiyak na masasaktan siya pag nakuha na siya nito. Ngumiti ito sa kanya bago muling bumalik sa katawan niya. Grabe, ang gwapo niya talaga. Kaya hindi na siya magtataka kung maraming babae itong nakama. Bahala nang magalit sa kanya ng tuluyan si Laika. Mag-e-enjoy siya ngayong gabi. Kahit ngayong gabi lang. Hahayaan niya munang maging maligaya siya para naman maging unforgettable ang unang karanasan niya sa isang Sebastian Gutierrez. Kahit sabihin na paghihiganti lang lahat ng ito at siyang masasaktan sa huli. Napahawak siya ng mahigpit sa una nang maramdaman ang unang pagsubok na Sebastian. Tila nais niyang iwas ang sarili. Ngayon pa lang kasi tila nasasaktan na siya. Sebastian, please now! Pakiusap niya. Hindi na niya mapigilan ang nararamdaman. Nais niyang malaman na susunod na mararamdaman kapag tuluyan na nga siyang nakuha nito. Hindi niya magawang magbukas ng mga mata. Hindi rin siya makagalaw. Naghihintay siya ng sunod na gagawin nito. Hindi nagtagal, nagtagumpay rin sa Sebastian. Pakiramdam ni Andrea umikot ang paligid niya sa sakit na nararamdaman. Stop, please! Umiiyak na sabi niya nang dahil sa sakit. Damn! Isang birhen! Mura ni Sebastian habang patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Sebastian, stop! Pakiusap niya. Hindi niya nakayang sakit. You can't stop me now, sweetheart. No one can stop me now. Sagot nito. The pain will go away soon, sweetheart. Sebastian whispered. Habang patuloy sa ginagawa, unti-unti na rin nawala ang sakit kahit papaano at kinaya niyang lahat. Sa kabilang banda, Sebastian's POV. How come nabirhin ka? Tanong na lumabas sa bibig niya matapos makuha si Andrea sa kauna-unahang pagkakataon. Masamang tingin ang ipinukol nito sa binata at mabilis sinila ang kumot para takpan ang kanyang katawan. Andrea, tawag niya rito at nahiga sa tabi nito. Sumandal siya sa headboard ng kama, tinitigan ang nakatalikod na dalaga. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang kulay pulang mansya sa puting kumot na nakabalat sa katawan nito. Peste! Mura niya sa sarili. Tell me, meron ba akong hindi alam sa'yo? Maliba mga impormasyong nalaman ko about you? Tanong niya rito. Hindi ito kumibo. Ano nangyari at birhin ito? Hindi ba't kung kani-kanino na ito sumama? Hindi ba't mahilig itong pumarty at sumama sa mga lalaki pagkatapos? Hindi ba't nakarelasyon ito sa Felipe? Paano nagyari siya ang unang lalaki sa buhay nito? Hindi siya pwede magkamali. 100% birhen si Andrea. Sanay siya sa babae, kaya alam niya kung birhen o hindi ang naikama niya. Isa pa ang ebidensyang kulay pula sa kumot at bedsheet. And of course, ang nakita niyang sakit na gumuhit sa mukha nito nang makuha niya ito. Ano ang ginawa niya? Pinagsamantalahan ba niya ang inosenteng dalaga? Bakit ito pumayag? Alam naman itong birhen ito. Bakit niya ako hinayaang gawin ang bagay na yon? Andrea, talk to me. Sabi niya sa mababang tinig. Wala siyang karapatang magalit. Kung tutuusin nga, dapat ang magalit sa kanya. Ginawa niya rito. Sa pananampalata niya rito. Paano niya aayusin ngayon to? Isang inosenteng babae ang sinamantala niya. Makakaya ba ng konsensya niya na ginawa niya kay Andrea? Andrea, I did not know na birhen ka. Like I told me. Naputo lang sasabihin pa sana niya. Nang marahas itong bumangon mula sa pagkakahiga, humarap ito sa kanya. Dumalas ang kumot na nakatakip sa katawan nito, pababa, naipon sa may bewang nito. Hindi na naman niya napigilan ang sarili na mapatitig sa magagandang nakikita nito. Napalunok siya. Hindi siya dapat madistract. Hindi niya pwedeng kuhaning muli si Andrea hanggat hindi siya nililinawan sa mga nangyayari. Your precious Laika was a liar. Asik nito sa kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pagsisinungaling niya sa'yo about me, but Laika was a big liar. Sigaw nito. Marami kang hindi alam sa akin. Tanging alam mo lang yung mga kasinungalingan na sinabi sa'yo ng mahal mong fiancé. Basta mang sinamba ang sinungaling na babaeng yun. Galit na sigaw nito. Hindi siya makasagot. Paano niya ipagtatagol si Laika ngayong siya na mismo ang nakakalam ng totoo na kasinungalingan ng mga sinabi ni Laika sa kanya tungkol kay Andrea? Now you know na hindi ako gaya na iniisip mo. Hindi ako isang pakawala or whatever Laika told you. Na ang fiancé mang sinungaling at aaminin ko ang dahilan ng kasinungalingan niya. Aaminin ko kung bakit niya ako siniraan sa'yo and why she hates me so much. Mahabang litanya nito. Sa bawat salita ni Andrea, sumusunod sa paggalaw nito ang itaas nito. Hindi tuloy niya malaman kung saan magfo-focus, kung mga sinasabi nito o sa nasa harapan niya. Ramdam niya ang kaibigang nais lumabas sa kumot. Kung hindi ka lang biglang dumating kanina, sasabihin na sana ni Felipe sa akin, why Laika hates me so much? Patuloy pa nito. Hindi siya nakakibo.
Napaisip din siya kung bakit naging magkaibigan ang dalawa, samantalang wala nga naman siyang narinig na magandang kwento kay Laika tungkol kay Andrea. Ano nga bang dahilan ni Laika para siraan ang isang tulad ni Andrea? Nakaganti ka na sa akin. Ngayon, ako namang mag-uusisa ng toko sa pinakamamahal mong fiancé. Aalamin ko kung anong tunay na kulay na babaeng yon. Galit na lita niya nito. Saka siya tinapunan ng masamang tingin. Saka una-unahang pagkakataon ng buhay niya na walang siya nang sasabihin. Hindi alam ko ano ang isasagot kay Andrea kung paano ipagtatanggol si Laika. Nakasunod ang mga mata niya nang bumaba ng kama si Andrea. Inalis ang kumot na nakatakip sa katawan nito. Hindi niya magawang alisin ang mga mata sa magandang katawan nito. Nakita niyang natigilan ito at napatitig sa bedsheet ko sa naroroon ng katibayan ng pagiging malinis nito. Nakita niyang tumalim ang mga mata nito sa kasya nito binalingan. I hate you, Sebastian Gutierrez. Sana nakamit mo na ang hustisyang hinahangad mo para kay Laika at sa anak ninyo. Sana masaya kami na sisira kang tao. Matalim na lita niya nito sa kanya. Sana rin na isampal ko na sa iyong katotohanan ng hindi ako masamang babae. Dagdag nito, saka ito naglakad patungo sa bathroom. Peste! Malakas na mura niya at napasuntok sa kama. Damn! Paulit-ulit na mura niya. Abang pinagsusuntok ang kama. Why? Why, Andrea? Tanong niya sa sarili. Saka sinilipan ng bathroom kung saan pumasa si Andrea. Inalis niya ang kumot at numatakip sa ibabang bahagi ng katawan niya. Nakita niyang gising na gising pa rin ang kasangga niya. Isipan lang ang magandang katawan ni Andrea at mamamukha nito. Nais nang magwala ng kasangga niya. Sa isang beses ng pagkuha niya, ay masasabi niyang bitin siya. Kulang na kulang isang beses. Kailangan niyang huminto dahil kung hindi baka lalo niya itong masaktan. Nang mapansin niyang mayroong hindi tama sa nangyayari, nang ma-realize ang birin nito, pinigilan niyang sarili para hindi ito masaktan. Sinubukan naman niyang lahat para hindi ito masaktan. Naglakad siya patungo sa bathroom. Pinihit niya ang pintuan. Hindi nakalaki yon kaya nagpatuloy siya sa pagpasok. Nadatnan niya si Andrea sa bathtub. Nakababad sa mabangong bathsoap ang katawan nito. Napapikit ang mga ito. Marahil hindi nito naramdaman ang pagpasok niya gaya ng una. Iniisip niyang makikita niyang humahagulgol ito sa iyak. But he was wrong. She looks pretty fine. Baka nga isang matapang na babae si Andrea. Hindi basta-basta nagpapakita ng kahinaan. Tulad na lang kanina. Ramdam niyang ninais pa nitong itago ang sakit at hapde na nararamdaman nito. Andrea, tawag niya rito. Dahan-dahan to nagmulat ng mga mata. Tumingala sa kanya. Nang makita siya, tumalim magagandang mga mata nito. What do you want? Matalim na tanong nito. Napansin niyang iniiwas itong tumingin sa ibang bahagi ng katawan niya. I'm sorry, sa nangyari kanina. Paumanhin niya rito. Seryoso siya. Nais niyang humingi ng paumanhin sa kagaspangan ng ugali niya. Hindi mo na maibabalik sa akin ang kinuha mo. Mahinang tinig pero naroon ang diin sa tono nito. Hindi mo na maibabalik pa ang bagay na kinuha mo na para sana sa taong mahal ko at mahal ako. Patuloy nitong puno ng hinanakit sa tinig. Pinapatay siya ng konsensya niya. Ngayon, sa ginawa niya, dahil sa galit niya ito sa pakikipagkita nito kay Felipe. Kaya nagawa niyang bagay na yon. Kung sana, nagtimpi muna siya. At hindi ginamitan ng dahas si Andrea, ay hindi siya makukonsensya ng ganito. Again, I'm sorry. Paumanhin niya. Get out, Sebastian. Lumabas ka na. Pabayaan muna ako kahit ngayon lang. Taboy na sigaw nito sa kanya. Nais niya itong abutin, hawakan at yakapin. Iparamdaman taong paraan ang ginawa niya kanina. Nais niyang kuhain ito sa tamang paraan at nararapat para dito. Please, Sebastian, iwan mo ko. Iwan mo ko. Sigaw nito. Wala siya nagawa kaya lumabas na lang siya ng bathroom. Hahayaan na muna niyang humupa ang galit ito. Bukas ng araw ng kanilang kasal, itutuloy pa rin niyang pagpapakasal sa ginawa niya kay Andrea. Mas lalo niyang ninanais sa pakasalan ito para panagutan ang ginawa niya rito. Sa kabilang banda, Andrea's POV. Kinabukasan, araw ng kasal niya kay Sebastian. Matapos na nangyari kagabi, walang dahilan para umurong pa siya sa kasal. Naisuko rin niya kay Sebastian ang lahat. Dapat lang napakasalan pa siya nito. Nakuha na nito ang isa sa pinakamahalagang bagay sa kanya. Hanggang sa pagising niya, ramdam pa rin niya ang sakit sa ibabang bahagi ng katawan niya. Sana sa sunod hindi na ganon kasakit para ma-enjoy naman niya. Although na-enjoy naman niya, kagabi kahit papaano. Maaga silang umalis sa Sebastian. Nagtungo sa mansyon ng mga magulang nito. Doon daw kasi gaganapin ang kasal. Mga baling bisita lang imbitado sa side ni Sebastian. Sa side naman niya, sa pagkakaalam niya, mga magulang lang niya at ang kapatid ang a-attend. Wala naman silang pinagsabihang iba.
Kahit si Nabel at Daryl walang kaalam-alam sa nagaganap sa kanya, hindi niya nasabi sa mga kaibigan. Si Felipe naman maraming text messages sa kanya at mga missed calls. Hindi na muna niya pinansin ang mga iyon. Masyado pa siyang maraming iniisip para isali pa si Felipe sa mga iyon. Isang mansyon nga ang tirahan ng mga magulang ni Sebastian. Mas malaki ang bahay ng mga ito kaysa sa bahay ng mga magulang niya. Maaliwalas din ang bakuran, presko at nakakarelax talaga. Bakit dito ang kasal? Tanong nga kay Sebastian habang naglalakad sila sa likurang bahay ko sa nakaayos ng lahat. Isang garden wedding ang gaganapin. Napakaganda ng ayos, lalo na ang bulaklak. Agad siyang humanga sa ganda ng lugar. Si Laika ang may gusto nito, sagot ni Sebastian. Hindi siya kumibo. Patay na nga si Laika pero tila buhay na buhay pa rin to para manipulahin ang lahat. Ano bang nakita ni Sebastian kay Laika at bakit in love ito kay Laika? Kung sa bagay siya nga, nanilang din siya ni Laika, inakala niyang kaibigan yan pala, sinisiraan naman siya. Umismed siya at iniikot ang mga mata. Sadyang pinakita kay Sebastian ang bagay na yon. Nais niyang iparamdam dito na naiinis na siya kay Laika. Sa nalaman niya mga paninira ni Laika sa kanya, nawala na siya ng amor sa kaibigan. Wala siyang masamang ipinakita kay Laika, naging mabuti siyang kaibigan. Kaya hindi niya kayang tanggapin ng mga paninira nito sa kanya sa ibang tao. This wedding is supposed to be me and Laika, sagot nito sa kanya, but she wasn't here anymore at di na siya kailanman pababalik. Lakas daw na sagot niya kay Sebastian. Andrea, mariing tawag nito sa pangalan niya, sabay pa simpleng mahigpit na hinawakan ng braso niya. Watch your words, you were talking about Laika here, mariing sabi nito na nagpipigil ng galit. May mga tao kasi sa paligid kaya marahil ayaw nitong mapalata sa ginagawang kagaspangan sa kanya. Get off! Sabay bawi sa braso niya rito at naglakad sa setup na altar. Ayoko sa mga bulaklak. Taas ang mukhang malakas na anunsyo sa umagaw na atensyon sa mga naroon. Inisa-isa niyang dinampot ang mga rosas. Tinapon sa damuhan. Kung si Laika ang pumili ng mga bulaklak, well, pangit ang mga ito para sa kanya at hindi niya gusto. Andrea! Narinig niyang tawag na si Basan sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa pagputpot ng mga rosas na naroon at tinatapon sa damuhan. Nagbubulungan ng mga meron nag-aayos sa event. Wala siyang pakialam. Basta't ang gusto niya may magbago siya sa ayos para masabi niyang kasal niya ito at hindi kay Laika. Palitan niyong lahat yan ng bago. I want sunflowers, mariing sabi niya sa babaeng malapit sa kanya. Ma'am, si Andrea? Si Sebastian at hinila siya sa braso. Nilayo sa mga taong naroon. Bitawan mo nga ako, asik niya at binawi dito ang braso. Ano bang ginagawa mo? I am not Laika. Ang ko ang ikakasal dito at hindi siya. Ako ang pipili sa gusto kong gamitin sa kasal ko. Halos magbasagan ang kanyang ngipin sa galit. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sagot-sagutin si Sebastian. That's impossible, sagot itong pigil na galit. No, I want sunflowers. I had red roses, mariing sagot niya. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Sebastian, Andrea, tinig ng mama ni Sebastian. Napalingon siya at nakita magandang babae na papalapit sa kanya. Bagamat may edad na, maganda pa rin ang mama ni Sebastian. What's going on? Nag-aaral lang tanong nito. Nothing, ma. I want to change all the flowers, sabat niya sa paliwanag ni Sebastian. Andrea, ma, don't mind her. No, iho. It's her wedding day. She chooses her flowers she wants for her wedding. Lihim siya na pangiti sa isinagot ng mama nito. Sa simula pa lang ramdam niyang sa side niya ang mama nito. At least kahit papaano may kakampi siya. I want sunflowers, kiming sabi niya sa mama ni Sebastian. What a sweet choice, nakangiting sagot ito sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Ako lang bahala mag-asikas sa mga bulaklak, iha. Umakit ka na sa itaas para maayusan ka na, sabi nito at gumiti sa kanya. Walang anumang bakas ng inis sa magandang mukha nito dahil nais niyang baguhin ang dekorasyon. Sebastian, sumahan mong asawa mo sa itaas, utos ito kay Sebastian. Tila naman biglang lumukso ang puso niya sa tinuling nito sa kanila ni Sebastian. Asawa? Kung sa bagay, kakasal na sila at magiging ganap na sila mag-asawa nito. Nauna na nga ang honeymoon eh. Let's go! Anyaya nito sa kanya. Halatang wala na sa mood. Naglakad na sila papasok sa loob ng malaking bahay. What are you doing, ha? Huh? What do you think you're doing, Andrea? Bakit nag-iinarte ka? Mariing tanong sa kanya. Hindi siya kumibo. Masamang tingin lang ipinukol niya rito. Stop acting like a spoiled brat, mariing sabi nito na makapasok sila sa loob ng bahay.
It's my wedding, kaya ako dapat na nasusunod. Bale, walang sagot niya. Sandali nga. Sabay pigil nito sa braso niya at hinarap siya nito rito. Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin dapat masunod dito. So stop acting like a queen of spoiled brat. Well, I'm sorry. This is me. I am a spoiled brat. Sanay ako na ako ang gusto ko. Sagot niya sabay hila sa braso niyang hawak nito. Wala kang karapatang mag-demand o mag-inarte, Andrea. Dahil ako pa rin na masusunod dito. Why not? Nasimulan mo na rin naman ang paghihiganti mo, right? Nakuha mo na ang pinakamahalagang bagay. Panalo ka na doon pa lang. Taas kilay na sagot niya. Stop it! Galit na sabi nito. No, I always get what I want but I am not a liar. Gaya ng pinakamamahal mo si Laika. And who knows kung ano pa mga kasinungalingang meron siya. Taas kilay na sabi niya rito at nangahamong tilingnan niya ito. Hindi nakakaibo si Sebastian. Hindi nito magawang ipagtanggol si Laika ngayon dahil ito mismo nakatuklas sa kasinungalingan ng fiancé nito. Siya man na curious din kung ano ang mga tinatagong baho ni Laika. Shut up! Asik nito sa kanya, sabay duro pa nang tumigil na siya. Nagtaas siya ng mukha, iniling na si Basa ng ulo, sa kanauna na sa paglalakad. Kitang-kita niya na napikon niya ito. Diyam siya na pangiti at sumunod dito, bakit na malaking hagdan? Hindi siya nito mapapasunod, magmamatigas siya hanggat kaya niya. Andrea's POV. Perfect ang dress, makeup, hair, accessories and shoes. Everything is perfect. Wala siyang maipipintas, lalo na pagdating sa wedding gown na siya mismong pumili. You are so lovely, my dear. Puri sa kanya ng mama ni Sebastian nang pumasok ito sa salid kung saan siya inaayusan. Kasunod naman ito ang mommy niya. Mabilis siyang napatayo para salubungin ang yakap ang ina. Pero inunaan siya nito sa paglapit at niyakap siya. Ang ganda-ganda mo, Andrea. Sabi nito nang kumalas ang pagkakayakap sa kanya at sinuri ang wedding gown niya. Nasa ibaba ng daddy mo at ang kuya Sander mo. Sabi ng mommy niya habang pinagmamastan siya nito. Tumango siya sa ina at muling niyakap ito. Hindi niya alam kung kailan muling makikita ang ina pagkatapos ang kasal niya. Sana naman payagan pa rin siya ni Sebastian na pasyal pa siya ng mga magulang. Naiiyak nga siya na masilayan ang ina. Pinigilan lang niya dahil baka masirang makeup niya. Ang kuya Sander niya ang umalalay sa kanya pababa ng malaking hagdan. Kasunod naman sa likod niya ang mommy at mama ni Sebastian. Are you sure about it? Pwede kitang itakas kung gusto mo. Bulong ng kapatid sa kanya. Naisana niyang matawa sa sinabi nito. Pero nagbagong isip niya na makita ang seryosong mukha nito. Napalunok siya, humigpit ang hawak sa braso ng kapatid. Just tell me, Andrea, kung hindi ka sigurado sa gagawin mo, kaya kitang itakas dito. Patuloy ng kapatid. I am okay, kuya. Tanging sagot niya. Ngayon pa ba siya tatakas kung kailan may nakuha na sa kanya sa Sebastian? Hindi na siya pwedeng umatras pa. Siya na lang ang malulugi sa huli. Sa ibaba ng hagdan, naroon ang daddy niya. Matamis ang ngiti nito sa mga labi. Hindi na siya nagulat pa nang mapansin ilang photographer sa loob. Maraming dalayon ang ama. Oo nga naman, ang kasal niya sa isang Sebastian Gutierrez ay makakatulong sa pag-angat ng political career ng ama. Paniguradong walang sasayangin panahon ng ama para hindi lumabas at may pamilita sa bahay nila na ang unikaihan nito, ikakasal sa isang mayamang negosyante. Wow, Andrea, you're so beautiful. Bulalas ng ama sa kanya. Salamat po, daddy. Sagot niya at humagkan sa pisngin nito. Sunod-sunod ang kistap ng kamera, hindi naman na niya ngayon pinansin pa. Bago sila lumakad palabas ng bahay, iniabot sa kanya isang bridal bouquet na sunflower. Napangiti siya. At least nasunod ang gusto niya. Kung pwede nga lang papalitan niyang buong setup para na isang bagay ay wala nang maalala si Sebastian tungkol kay Laika. Nais niyang sa kanyang sentro ng lahat, lalo na sa Sebastian. Paglabas ng malaking pintuan, bumungad sa kanya ang tamang dami ng mga tao. Lahat nakapustura at nakalingon sa kanila ang ama. Habang naglalakad palapit sa altar kung saan naghihintay si Sebastian, kahit malayo pa, kitang-kita niyang kagisigan ni Sebastian at kagupuhan sa suot itong gray suit. Walang ekspresyon ng mukha nitong nakatingin sa kanya. Hindi niya inalis ang mga mata rito and she put a fake smile on her face to show she is happy even if she is wasn't. Gaya ng tradisyon, magalang na nagmana sa Sebastian sa daddy niya na abot tinga ang ngiti. Habang panay-kistop ng mga kamerang nasa paligid nila. Siya naman, hindi mapigilan ng paghanga sa kagapuhan ni Sebastian. Wala siyang anumang nababakas na kung ano sa mukha nito. Hindi niya alam kung galit ito o masaya ito. Basta't ang alam niya, gwapo ito. At tagagal itong paluksuhin ng puso niya na kanina pa nag-iingay. Sinulyapan siya ng binata. Napatitig pa sa mukha niya. Saka pinaglanda sa mga mata nito sa kabuuan niya.
Hindi niya alam kung ano nasa isip nito. There is something unusual in the way he looks at her. Narano nagpapalokso sa dibdib niya. Inawakan ito ang kamay niya. May init na gumapang sa katawan niya nang sakupin ng malapad itong palad ang buong kamay niya. Napasulyap siya rito. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya naiintindihan ang ganitong nararamdaman. Ito na ba ang pag-ibig na sinasabi nila? Ang taong malakas sa magpapakaba sa'yo at mabilis ng tibok ng puso mo. Ang taong kapag nasa harapan mo lagi, may paru-paro ka sa tiyan? Posible bang mahulog ang loob niya kay Sebastian? Naitanong niya sa sarili. Sa buong seremonyas ng kasal, gumugulo sa isip niya ang nararamdaman niya para kay Sebastian. Hindi siya pwedeng ma-inlove sa binata dahil masasaktan siya. Nang sabihin ng pare na ganap sila mag-asawa ni Sebastian at pwede na siyang hagan ito, kumabog na naman ang dibdib niya. Naiinis siya kung bakit di niya kayang kontrolin ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hinaplos nito ang pisngi niya. Naramdaman niyang maingat itong paghaplos sa kanya. Wala sa loob na napapikit siya at hinintay ang paglapat ng mga labi nito sa mga labi niya. Tila tumigil ang ikot ng oras. Tila silang dalawa lang ang naroon. Iba rin ang uri ng pagtingin nito sa kanya. May kakaiba siyang nakikita. Hindi lang niya alam kung ano. Ipinakilala siya ni Sebastian sa tatlong lalaking mga pinsan nito. Si Jason ilang beses na niyang nakita ito. At mga kapatid nitong sina Joshua at Paolo. Lahat gwapo. Walang tula kabigin. Iba talaga ang mga lalaking Gutierrez. Malalakas ang apila talaga namang gwapo. Napansin niyang halos lahat ng bisita, imbitado ng daddy niya. Iilan lang palang kamag-anak na si Sebastian. Wala din itong inimbitang mga kaibigan o kasosyo man. Halatang hindi nito nais na ipaalam pa sa iba ang pagpapakasalito sa kanya. Sadyang ang daddy lang yata niya ang masaya at nakakapanghakot ng mga bisita. Nahihiya tuloy siya kay Sebastian. Baka isipin nito imbes makagandito sa kanya, eh ginamit pa ito ng daddy niya para sa politika ng ama. Siya hindi alam ang mararamdaman. Tila sadyang pinapahiya ito. Tila nais ito iparating na nakuha na siya nito. Excuse me, mariing sabi niya at basta lang inalis ang kamay nito sa bewang niya. Wala siyang pakialam kung mapansin ng mga ito ang kagaspangan din niya. Alam naman marahil ng mga ito kung anong totoong sitwasyon nila ni Sebastian. Excuse me? Muling sabi niya habang nakataas ang kilay at nakatingin kay Sebastian. Bago pa ito makapagsalita, tinalikuran niya na ito. She doesn't deserve na bastusin nito sa harapan ng mga pinsan nito. Pinagpasalamat niya hindi siya nito pinigilan pa. Buti na lang ang mga busy na naroon bisita lalo na ang daddy niya. Busy sa pakikipag-usap sa mga magulang ni Sebastian. Halatang ini-enjoy ng ama ang mga nagaganap. Napailing na lang siya ng ulo at nagtuloy sa pagpasok sa loob ng bahay. Wala naman siguro makakapansin sa pagkawala niya. May nakita siyang pintuan sa ibaba ng hagdanan. Doon siya pumasok. Napasandal siya sa likod ng pinto at nagbuga ng hangin. I don't deserve this. Bulong niya sa sarili. Sa kamaring ipinikit ang mga mata. Isang library ang napasukan niya. Naglakad siya sa loob at agad tumambad sa kanya ang larawan ni Sebastian at ni Laika. Masayang magkayakap ang mga ito. Lumapit siya at dinampot ang larawan. Sino ka ba talaga, Laika? Sino ka? Bulong na tanong niya habang nakatitig sa nakangiting larawan ng dalawa. What are you doing? Malakas na boses ang dumagundong sa buong library. Napabalikwas siya na makita sa Sebastian sa may pintuan. Hindi nakaligtas sa mga mata ang paglakrita sa pinto at galit ang mukhang humarap sa kanya. What are you doing here? Galit na tanong nito habang papalapit sa kinatatayuan niya. I can't stay any longer kung binabastos mo lang ako. Amin niya. Hindi kita binabastos. I am just stating the fact. Is that necessary? Ang sabihin sa lahat na ikama mo na ako. I am taking my revenge here, Andrea. Do not forget that. So kaya pwede mo akong ipahiya at bastusin kung kanino mo gusto? Taas kilay pang sagot nito. This is nonsense. Sabi nito at nalipat ang mga mata nito sa hawak niyang picture frame. Put it down. Utos nito. Masamang tingin ang ipinukol niya rito. Pati ba naman larawan ni Laika bawal niyang hawakan? Nagangat siya ng mukha. Sinalubong ang galit ng mga mata nito. We're married. I am your legal wife now and as your wife, ayoko makakita ng mga bagay na magpapaalala sa'yo kay Laika. Sagot niya, sabay bagsak na larawan sa sahig. Lumikha ng ingay na magbabakabasag-basag. May karapatan na ako sa'yo ngayon. Taas noong sabi niya. Sinulya pa nito ang nabasag na picture frame. Buo pang larawan, tanging basag lang ang salamin. Nakikita pa rin niyang nakangiti ang sinungaling niyang kaibigan. Hinawi niyang suot na wedding gown at yumuko para kunin ang larawan. Nagawa niya pang damputin niya at saka mabilis na pinunit ang larawan bago pa inmagaw sa ni Sebastian. What the hell are you doing? Asik nito at sinubukang agawin sa kanyang natitirang papel. Iniwas niya yun at lalo pang pinunit.
She's a liar. Naging mabuting kaibigan ako sa kanya pero nagawa niya akong siraan sa taong di ko namang lubusang kilala. She fed you sa mga maling impormasyon. For what? Anong dahilan? Hiyaw niya. Shut up, okay? Shut up! Tigil naman ang kakasabi na sinungaling kay Laika. Okay, fine. She lied about you. But come on, Andrea. Sino ka ba? Sino ka ba sa akala mo? Lita niya nito. I can't believe you. Tinotolerate mong kasinungalingan ni Laika. Sana nga tungkol lang sa akin ang kasinungalingang sinabi niya. Sana hindi rin siya nagsinungaling sa iyo na madalas niyang pinuntahan sa bahay si Felipe. Galit na sabi niya. Ewan niya kung bakit niya nasabi ang bagay na yon. Stop it! Peste ka! Mura nito sa kanya at sinaklit siya sa braso. Huwag mong siraan si Laika dahil hindi siya katulad mo. Galit na sabi nito habang halos bumabaon na ang mga dalili nito sa braso niya. Sabihin mo sa akin, Sebastian, malinis mo bang nakuha si Laika katulad ko? Taas ang mukhang hamon niya rito. Nakita niyang umigting ang panga nito at lalong humigpit ang pagkakahawak sa braso niya. Nakipagsukatan nito ng tingin sa kanya. Hindi ito makasagot sa tanong niya. Numiti siya ng bahagya. See? Hindi ka makasagot dahil hindi ikaw ang unang lalaki sa buhay niya. Sinasamba mo siya at pinaniniwala ng lahat ng kasinungalingan niya. Baka isang araw isang bomba na lang sasabog sa harapan mo para matauhan ka sa totoong pagkatao ng babaeng sinasamba mo. Mahabang litanya niya rito. Shut up! Sigaw nito at tinulak siya sa may sofa. Bumagsak siya pahiga sa sofa. Babangon na sana siya nang pumatong ito sa kanya. You are my legal wife now. Kaya kailangan mong ibigay ang lahat ng gusto ko, sa paraang gusto ko, sa lugar na gusto ko, at sa lahat ng posisyon. I will destroy your body. Sambit nito sa kanya. Are you sure paghihiganti pa rin ang dahilan mo? O baka naman you just really want me? Matapang na hamon ni Andrea. Hindi ito sumagot, bagkos isang sigaw mula sa kanyang kumalat sa buong silid nang kagatin siya nito sa katawan. Ito na ba ang simula ng honeymoon niya? Kukuhanin na naman ba siya nito ng may dahas? Sebastian, stop! Sigaw niya. Stop it! Get off! Tili ni Andrea habang nasa harapan niya sa Sebastian. Nagpupumiglas ito. Sinusubukan makawala mula sa kanya. Huwag mong dalhin dito sa bahay ng mga magulang mong kababuyan ko. Tili pa rin dito sa kanya. Sebastian's POV. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Patuloy lang sa Sebastian sa pag-atake kay Andrea. Tama nga yata ito sa sinabi nito kanina. Hindi nga yata paghihiganti dito ang ginagawa niya. Dahil ramdam niyang siya mismo, gusto niya ang nangyayari sa kanila ni Andrea. Kanina nang masilain itong suot-suot ang wedding gown nito, wala siyang masabi kundi ang ganda nito. Ang ganda-ganda ni Andrea Romualdez na ngayon legal ng Andrea Gutierrez. Legal niya na itong asawa. Pagmamayari niya na ito ngayon. Kanina pa niyang nais masolong asawa kaya nga hindi niya magawang hiwalayan to at bitawan ito kanina sa hardin. Nais niyang lagi siyang malapit dito. Naaamoy ang mabangong hininga nito na nag-aatid sa kanya ng kakaibang pakiramdam na tila gumigising sa buong katawan niya. Nais na nga niyang matapos ang pagdiriwang at makauwi na sila sa bahay para sa honeymoon nila. Pero hindi na nga yata siya makapagpipigil at eto't nasa unahan na siya ng asawa. Walang ibang nasa isip kundi ang kuhanin ito. Hindi nga niya masyadong pinansin ang mga sinasabi nito kanina tungkol kay Laika dahil nakasentro ang kanyang buong atensyon sa magandang mukha ng kanyang asawa sa kaakit-akit na katawan nito. Sebastian, stop! Sigaw nito. You can't stop because I want you, Andrea. Sagot niya, saka hinagkan ng labi ng asawa. Kanina pa nga niya nais kuhain ang mapangakit ng mga labi nito. Kung hindi lang masyadong obvious at nakakahiya sa mga bisita kanina, hahagan niya na lang matagal ang asawa. Naramdaman niyang gumanti ng haggan sa kanyang asawa. Hindi rin siya nito natiis. Napalambot din niya ito. Hindi rin na nito nagpumiglas na nasa ganung posisyon sila na may kumatok sa pintuan ng silid. Napaangat ang mukha niya at napatitig sa asawang nakabukas pa mga labi habang nakatingin sa kanya. Tulad din niya na ayaw pa nilang tumigil at hayaan na lamang ang sariling mawala sa katinoan. At dito sa loob mismo ng library ng bahay ng mga magulang niya, magaganap ang honeymoon nila. We can continue this later, sabi niya. Tumalim ang mga mata nito, saka siya tinulak palayo rito. Get off, sabi nito. Sebastian, andyan ba kayo ng asawa mo? Sa tinig ng mama niya, habang kumakatok, napapangiti siya ng bahagya na marinig ang ituring ng ina kay Andrea. Asawa, parang ang sarap pakinggan. Yes po ma, may pinag-uusapan lang po, sagot niya sa ina. At bumangon mula sa pagkakasampa kay Andrea. Na makatayo, iniabot niya ang kamay para tulungan ito makatayo. Tinabig ni Andrea ang kamay niya. Saka ito, bumangon mag-isa. Don't touch me, asik nito. At tumayo mula sa sofa. Humugot siya ng malalim paghinga.
Sinundan ang tingin nito habang papalapit ng pintuan. Pagbukas ng pinto, nasa labas ang mama ni Sebastian. Ngumiti ito sa asawa niya habang papalapit ng pintuan. Pagbukas ng pinto, nasa labas ang mama ni Sebastian. Ngumiti ito sa asawa niya. Sebastian, halika na. Hinaharap na kayo ng mga bisita. Tawag sa kanya ng mama niya. Coming! Sagot niya, saka sumulod sa mga ito. Sebastian, iho, maging sweet ka naman sa asawa mo. Kahit ano man ang dahilan ng kasalang ito, asawa mo pa rin si Andrea. Mag-asawa na kayo, sabi ng mama niya, habang naglalakad silang tatlo patungong hardin. Nasa tabi niya ang asawa, tahimik lamang ito. I'll try. Baliwalang sagot niya, at sinulipan ng asawa, na nakataas ang mukha. Puno pa rin ito ng confidence sa sarili. Isa sa hinahangaan niya sa asawa ay ang lakas ng loob nito, ang tapang at determinasyon, and of course, her unique beauty, her appeal. Nakatanggap sila ng trip to US bilang honeymoon gift galing kay Jason Gutierrez, ang isa sa mga gwapo niyang pinsan na notorious din pagdating sa mga babae. Siya ang kauna-unahang Gutierrez na ikinasal. Hindi naman sila nakakalayo ng edad magpipinsan. No doubt, susunod na rin ng mga ito, pagsawa na sa mga babae at makakahanap ng katapat. Ang anuman naman ng asawa ay panay publicity. Nagdala pa ng mga cameraman at reporter para lang siguraduhin may babalita sa media ang pagpapakasal ng anak nito sa kanya. Win-win naman sa kanila ni Andrea ang mga nangyayari. Panalo siya dahil nakuha niya si Andrea na malinis. Siya ang unang lalaki sa buhay nito at ngayon parang nakaramdam siya ng pagiging possessive sa asawa. Wala siyang ibang lalaking nais makalapit sa asawa niya, lalo na ang Felipe na yon. Sa kanya lang si Andrea. Walang lalaki na pwedeng lumapit sa asawa niya, sa maganda at inosente niyang asawa. Alam niya kung bakit ganito ang kinikilos ng asawa, kung bakit nagmamataas ito sa kanya. Well, dahil iyon sa birhen nito at nasampal ito sa kanyang katotohanan. Pero para sa kanya, isang trophy ang isang katulad ni Andrea na malinis. Napaisip tuloy siya kung nais pa ba niyang ituloy yung paghihiganti rito. Kung tutuusin, nakaganti na siya rito. Isang napakalagang bagay na nakuha niya rito. Tira napapaisip siya kung siya mismo sisira sa kasunduang ginawa at gawin ng katotohanan ang pagsama rin ni Andrea. Kung bakit siya naisip ang mga bagay na yan, hindi niya alam. Wala siyang ideya sa ngayon, basta he wanted to stay. He want her wife for himself. Na magsiuwi ng mga bisita na iwan ang mga magulang ni Andrea at ang kapatid itong si Sander na kung tignan siya ay tila naisa nitong patayin. Sa tuwing mapapasulob siya sa kapatid ng asawa, masamang tingin ang ipinupukol ito sa kanya. Well, sa simula pa lang naman, galit na ito sa kanya, kaya hindi na siya magtataka. Take good care of my daughter, Sebastian, sabi ng ama ni Andrea. Sabay tapik pa sa balikat niya. Alanganing ito yung sumilay sa mga labi niya at hinulapan ng asawa na nakatayo sa tabi niya. Tahimik lamang ito. Wala siyang anumang nakikitang ekspresyon sa mukha. I will. Wala sa loob ng sagot niya, habang hindi inalis ang mga mata sa magandang asawa. Good job, iho, sabi pa nito. Bago lumakad, Andrea, call me if you need me. Call me if you want to escape this hell. Maraing sabi ni Sander na sa kanya nakatingin. Nakipagsukatan ito ng tingin sa kanya. She's not living in hell, don't worry. Tuya niya. Humakpang si Sander palapit sa kanya. Ganun pa rin ang mga mata nito. Kuya Sander, stop it. Pigil ng asawa sa kapatid nito. Malaman ko lang na sinaktan mo ang kapatid ko. Hindi ako magdadalawang isip na ilayo siya sa'yo. Maraing sabi nito. Kuya, hayaan mo na siya. Pigil pa rin ang asawang kapatid nito. Sa nakikita niya sa mga mata nito, tila nais ito ng away. Hindi naman siya aatras. Ito ang tatandaan mo. Sa oras na mahanap ko ang driver ng SUV at mapatunayan ko na walang kasalanan ng kapatid ko, ihanda mo ng sarili mo, Sebastian Gutierrez. Wala akong pakialam kung sino kasabayang ito. Pagbabayaran mong pagsira mo sa kapatid ko. Taas kilid na sagot niya. Hindi ako titigil. Hahanapin kong katotohanan ang misteryo ng pinakamamahal mong fiancé. Kuya, tama na, sabat ng asawa at nasasamyo niya ang mabangang buhok nito na nagpakawala sa kanya sa sarili. Ako nang bahala sa kanya, kuya. Don't worry about me. Alam ko ang pinasok ko. Narinig niyang sabi ng asawa sa kapatid nito. Call me anytime, Andrea. I don't trust him, sabi pa nito at kinabig nito payakap si Andrea. I will, kuya, sagot naman ni Andrea sa kapatid. Bago tuloy nakalis si Sander, tinapunan pa siya nito ng masamang tingin na sinalubong naman niya. Sumunod na rin sila mag-asawa nagpaalam sa mga magulang niya. Bukas pa ng tanghali ang flight nila pa US para sa honeymoon nila, kaya may oras pa sila ngayong gabi para simula ng tradisyon, although na-advance yan na ng unang gabi.
Hindi niya man hahayang walang maganap sa kanila ng asawa ngayong gabi. Kanina pang may gumugulo sa isipan niya. Magandang katawain daw at ang mga labi nito. Hindi na siya makapaghintay na makuha at makauwi muli ang asawa. Ang pagkuha sa asawa ang tanging gumugulo sa isip niya. Hindi si Laika. Hindi ang anak nila ni Laika. Hindi ang paghihiganti niya at paghanap niya ng hustisya, kundi ang muling makuha ang magandang asawa. Sebastian's POV. Bakit may honeymoon trip pa? Tanong ni Andreas sa kanya na makapasok na sila sa silid. Sayang naman kung hindi magagamit. Expensive ang suit na pinareserve ni Jason. Sagot niya. Sinundan ang asawa na naghahanap na may susuot. Naka-wedding gown pa ito at nais niya siya magtatanggal ng suot na gown nito. Nakasunod siya sa bawat galaw nito. Kumukuha ng tiyempo para mahila ito sa kama. Ito ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Hindi siya papayag na hindi makukuha ang asawa. Bit-bit ang isang lingerie, lumakad dito patungo sa pintuan ng bathroom. Hinarangan niya ito. What are you doing? Kurot noong tanong nito. Humakbang siya papalapit dito. Where do you think you're going? He asked. To change, ani Andrea. I see. Tanging sagot niya at tanda ang hinaplos ang magandang mukha nito. Hindi naman to umiwas. Kagabi, nung unang makuha niya ito, hindi man niya ito nalaban sa kalapitan niya. Maluwag nitong tinanggap ang pagpaparusa niya. Kaya naman din niya natinuloy ang kalapitan dito. Nais niya ang kininto sa malupit na paraan, pero hindi niya nagawa. Hindi niya alam kung anong nagpalambot sa kanya, kung ang mga sigaw ba nito o ang maganda nitong katawan. Buti na lang natauhan siya, kung hindi, baka nasaktan niya ito ng todo dahil birhen ito. Andrea, he called her name in a sweet way. Nakatingin to sa mga mata niya. I wanna make it up to you, he seductively whispered. I want you to be mine. What happened last night was not supposed to be that way. I know I've hurt you and I feel sorry. Wala naman akong karapatang tumanggi, di ba? Matalim na sagot ni Andrea. You own me. Pagmamayari mo ako hanggat di mo nakukuha ang gusto mo. Hanggat naghihiganti ka. Patuloy pa rito. Exactly, sagot niya. But deep inside, hindi ang paghihiganti o makaganti ang nasa isip niya. He wants her wife so bad. Her wife has the power to make him crazy over her. Hindi nga niya alam kung bakit. Ito ba'y dahil birhen siya? Nauna niya itong nakuha. He doesn't understand. Do what you want then. Malalim ang sagot ni Andrea sa kanya. Masamang tingin ang pinukul niya rito. Strip, now, he commanded. I can't believe you. I'll do it for you, he said. Umikot siya sa asawa at pumesa sa likuran nito. Andrea is a brave woman. She can fight with me if she wants it, but she chose not to, and behaves like a submissive wife. Iniharap niyang asawa matapos may baba ang zipper ng wedding gown nito. Naroon pa rin ang mga mata nito. Naroon pa rin ang galit at pagmamataas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang strap ng wedding gown nito, habang hindi inalis sa mga mata sa mata ng asawa. You are mine, Andrea, he whispered, kasabay ng pagbagsak ng wedding gown na suot nito. Tanging lace lang ang suot nito. Tumambad sa kanya ang maganda at kaakit-akit na postura nito. And he can't wait any longer. He wants her now. Nagyuko siya ng ulo at hinagka ng mga labi nito. Noong una naramdaman niya ang ayaw nitong gumante, kaya mas lalo niyang ginalingan ng ginagawa rito. That's it, Sebastian Gutierrez, binuhat niya ang asawa, pa-barrel style. Kinawit naman ito ang kamay sa batok niya. Hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata. Ang mga mata nilang nag-uusap at nagkakaintindihan. Ibinaba niya sa malambot na kamang asawa. Kasunod siya, Sebastian? Malambing na tawag nito sa pangalan niya. And he likes it. He laughed the way he called his name. Lalo na papagising sa matinding kagustuhan niya para dito. Do not hurt me like before, please. Pakiusap ito sa kanya. Ang mga mata nito'y napaka-inosente. How could he hurt an angel like Andrea? How could he do that to that innocent like Andrea? He asked himself. I won't, sweetheart. I won't hurt you this time. And I'm sorry about last time. Seryosong sagot niya rito. Nakalimutan na nga yata ang dahilan kung bakit nasa harapan niya ngayon si Andrea. Nakalimutan na yata niyang galit siya rito. Nababaliw na nga marahil siya. Sebastian? Andrea? Bulong niya sa pangalan niya. Naranong nagpawala sa sarili niya. Hindi nagtagal sinimulan nila ang una nilang pagsasama bilang mag-asawa. Walang segundong sinayang sa Sebastian para makuha si Andrea. Hindi na rin ito lumalaban sa kanya at parehas na nilang nagugustuhan ang kanilang ginagawa. Maya-maya pa, sabay na nilang naabot ang suktulan. He cannot deny na nag-enjoy siya sa asawa na wala siya ibang nais kundi makuha ito ng paulit-ulit. He failed sa misyon niyang saktan ito at pasakitan. Hindi niya kayang saktan ang asawa. Iisa lang nasa isip niya ang mapanatiling kanya si Andrea. Andrea's POV. Nagising siyang masakit ang buong katawan niya.
lalo ng ibabang bahagi niya. Tulad kahapon, wala na si Sebastian sa tabi niya. Mag-isa na lang siya sa malaking kama na pinagsaluhan nila mag-asawa kagabi. Nadesmaya siya ng bahagya dahil wala na ang asawa sa tabi. Mas makatotohanan sana at romantic kung gigising siyang nasa tabi ang asawa at nakayakap sa kanya. Ganoon pa man, masaya pa rin siya. Sebastian, bulong niya si Pana ng lalaking asawa na niya ngayon. Napatitig siya sa puting kisame. Napakagat labi ng malalang mga ginawa nilang mag-asawa kagabi. Kung hindi siya nagkakamali, tatlong beses siya nilala sa langit ng asawa. At sa tatlong beses na iyon, ni minsan, hindi siya nakaramdam ng dahas o anumang paghihiganti sa bawat pagkuha ni Sebastian sa kanya. Napangiti siya, ramdam ang pag-iinit ng pisngi niya, para siyang teenager na kinikilig. Mamaya ang lipad nila pa Los Angeles, doon daw sila magka-honeymoon. Kung kagabi nakuha na siya ng tatlong beses, paano pa kaya sa mismong honeymoon nila? Baka naman di na sila tumigil ni Sebastian. Bumangon na siya at binalot ng walang saplot na katawan sa puting kumot. Napangiti siya na makita na nakakalat pa sa sahig ang mga damit nila. Ang wedding gown niya nasa sahig din. Isa-isa mo nang niyang pinulot ang mga iyon. Inayos ang pagkakatupi sa may sofa para naman di masyado makalatingnan. Isa pa, siya na ang asawa ni Sebastian ngayon. Dapat lang na asikasuhin na niya ito ngayon. Gaya ng pag-aayos ng mga gamit ito at mga personal na kailangan. Gaya ng isang tunay na asawa. Tunay nga ba siyang asawa? Tanong niya sa sarili. Humugot siya ng malalim paghinga at napasilap sa may tukador. Naroon nga palang cellphone niya. Hindi pa nga niya inahahawakan mula kahapon. Lumapit siya sa may tukador at kinuha ang cellphone. Hindi pa niya inahahawakan. Kumulot ang noon niyang napakaraming missed calls ni Felipe at mga messages. Hindi talaga siya titigil. Bulong niya. Binuksan ang mga text messages ni Felipe. Naupo siya sa kama habang binabasa ang mga iyon. We need to talk, Andrea. Kung magpapakasal kay Sebastian, may dapat kang malaman about kay Laika. Oo nga pala, may dapat pa siyang malaman tungkol kay Laika. Bulong niya, sinilya pa ng pintuan. Wala pa naman sa Sebastian kaya kakausapin muna niya si Felipe. Tumayo siya habang balot ang puting kumot ang katawan niya. Naglalakad siya patungo sa may veranda. Hinawi ng bahagyang makapal na kortina para pumasok ang liwanag sa loob ng silid. Bahagyang makapal na kortina nito. Andrea, oh thank God Andrea, tumawag ka. Bungad ni Felipe sa kabilang linya. Ano bang sasabihin mo sa akin about Laika? Andrea, huwag kang magpapakasal kay Sebastian. Gagamitin ka lang niya. Galit sa iyong lalaking yan. Kailan man hindi ka niya mamahalin. Dahil ikaw ang pumatay sa mag-ina niya. Mabilis salitayan ni Felipe. Felipe, hindi ko pinatay ang mag-ina niya. Mariing sagot niya. Andrea, makipagkita ka sa akin ngayon. I can't. Sabihin mo na sa akin ngayon dapat mong sabihin tungkol kay Laika. Sabihin mo sa akin kung bakit galit sa akin si Laika. Tanong niya. I want to see you first at ipapaliwanag ko sa iyong lahat. I can't see you now. Aalis ako. Tatakas ka? Hindi ako tatakas. Wala akong tinatakasan. Wala akong kasalanan, Felipe. Hiyaw niya. Naiinis siya kay Felipe kung bakit tila siyang dinidiin nito sa pagkamatay ni Laika. Okay, but Andrea, huwag ka magpapakasal kay Sebastian. We're married. What? Andrea, are you out of your mind? Sigaw ni Felipe na halos magpabingi sa kanya. I'm sorry, Felipe, sagot niya. Nang maramdaman pagbukas at pasara ng pintuan, napabalikwa siya ng tingin. Nakita niya sa Sebastian na kakapasok para na silid. Napalunok siyang napatingin dito. Pawis ito. Nakasuot ang puting t-shirt na basa ng pawis ang short. Mukhang galing ito sa jogging. Sige, tatawagin na lang kita ulit. Sabi niya kay Felipe sa kabilang linya at pinatay niya ang tawag nito. Nakasalod ang tingin sa kanya ni Sebastian. Kahit pawisan ito, ang gwapo pa rin itong tingnan. Sinong kausap mo? Tanong nito at tumakbang palapit sa kinatatayuan niya. Napahigpit naman ang hawak niya sa kumot at tanging tumatakip sa katawan niya. Hindi niya alam ang sasagot. Baka kasi magalito kapag sinabing si Felipe ang kausap niya. Bumaba ang mata ng asawa niya sa kamay niyang hawak ang cellphone. Tumingin din siya sa cellphone na umiilaw. Nakasilent kasi iyon. Ang kulit naman kasi ng Felipe na to. Nagulat siya nang habulutin ito ang cellphone sa kamay niya. Sebastian, pigil na rito. Felipe, sabi nito at sinilapan siya. Napalunok siya na masamang tingin ang ipinukul ito sa kanya. Why is Felipe still calling you? Tanong nito. Nahimigan niya ang galit. Sasagot na sana siya nang bigla nitong sagutin ang tawag ni Felipe. What do you want from my wife? Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Sebastian dahil sa ginamit itong salitang my wife. Tila lumukso ang puso niya sa narinig. Naging abnormal tuloy ang kabog ng dibdib niya. Leave her alone. Stop bothering my wife. Don't call her again or I will sue you as a stalker of my wife. May galit na pagbabanta ng asawa kay Felipe.
bago nito ini-off ang cellphone at inihagis sa sofa. Anong kailangan ng lalaking yun sa'yo? Bakit siya tawag yung tawag sa'yo? Kurot noong tanong nito. Humakbang ito palapit sa kanya. Hindi ko alam. Talagang bang hindi mo siya naging karelasyon? What? No, hindi ko siya naging boyfriend. Kaibigan ko lang si Felipe. Oo, nanliligaw siya. Pero hindi ko siya binigyan ng pag-asa. Paliwanag niya. Ewan kung bakit kailangan niya pa magpaliwanag sa asawa. Besides, napatunayan ko namang mali ang lahat ng sinabi sa inyo ni Laika. Dagdag niya. Hindi ito kumibo. Nakatitig lang ito sa kanya. Hindi naman niya magawang tingnan ito sa mata. Nahihiya kasi siya sa mga nangyari sa kanila kagabi. Alam niya, napaka-agresibo niya kagabi. At tagampanan niya na maayos ang papel niya bilang asawa nito. Yes, ako unang lalaki sa buhay mo and I am your husband now. Sagot nito at muling namapit pa sa kanya. What are you doing? Tarantang tanong niya. Napasandal siya sa kortina. Stay away from Felipe. Stay away sa kahit na kalinong lalaki. Ayoko may ibang lalaki pang lalapit sa'yo. You are mine now. You are my wife now, Andrea. Possessive na sabi nito sa kanya. Hindi niya malaman kung dapat pa siyang matakot o matawa sa mga sinasabi nito sa kanya. Ang dating kasi sa kanya ng mga sinasabi nito ay isang possessive na asawa. Putulin mo na ang pakikipagkaibigan mo kay Felipe mula ngayon. Hindi kaibigan ang turing niya sa'yo and who knows kung anong kaya niyang gawin sa'yo. Kung patuloy siya makakalapit sa'yo, lalo pa't alam mo may gusto siya sa'yo. Lita niya nito. Nilapit na si Basha ng mukha nito sa kanya. Nasamyo niya ang pabango nitong naluluhanan na sa pawis nito. Pero ganoon pa rin matpabango pa rin ito. Ang sarap pa rin ang amoy nito. Kailan ko na ba talagang gawin yung mga sinasabi mo? Tanong niya. Sinalubong ang mga mata nito. Yes, kung gusto mo magkasundo tayo, susunod ka sa lahat ng gusto ko. Sumunod naman ako. As you can see, naibigay ko sa iyo ang gusto mo sa kama. Gumisi si Sebastian sa sinagot niya. Nagyoko ito ng ulo. Balak siya hanggang nang umiwas siya. Sa baba ng mukha niya dumapo ang mga labi nito. Ganon pa ba hindi niya napigilang mapasigaw ng mahina na corner na siya ng asawa. Ayoko na may ibang lalaki ma-involve sa atin, Andrea. Ayoko may ibang lalaki makagawa sa iyo ng mga bagay na ginawa ko sa iyo. Bulong nito sa tenga niya. Naghahatid naman ng kakaibang kilabot ang mainit na hininga nito sa tenga niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Why, Sebastian? Are you jealous? Lakas loob na tanong niya. Maybe yes. Is that the problem? Balik tanong nito. Hindi siya nakakibo. Hindi niya inaasahang sasagutin nito ang tanong niya. Iniling na lang niya ang ulo. Akin ka lang, Andrea. Akin, Sebastian said. At pabilis na hinigkan, mariin siyang napapikit. Nagugustuhan niyang ginagawa ng asawa niya. Ginising nitong kagustuhan ngayon pa lang niya naramdaman buong buhay niya. Naramdaman niya ang pagsara ng pinto sa kortina. Muli, kumalumlim sa buong silid. May magaganap na naman yata sa kanila. Napalayad siya ng angkilin ng asawa mga labi niya at bilang binitaw ng pagkakahawak sa kumot na tumatakip sa katawan niya. Agad naman bumagsak iyon sa sahig. Tama ang iniisip ni Andre na may gaganap ulit sa kanila ng Sebastian. Isang mabilis na pagkuha ang ginawa sa kanya ni Harry. Pinuno nila ang silid ng isang pagkasalo na hindi lamag sa kanilang kalooban. Sa kabilang banda, Andrea's POV. Nagpahatid sila ni Sebastian sa International Airport. Buong biyahe sila magkatabi nito sa likod ng sasakyan. Magkadikit ang kanilang mga braso. Sa kabila ng mga nangyari sa kanila ng asawa, hindi pa rin niya mapigil na makaramdam ng kakaiba sa simpleng pagkakadikit lang ng kanilang mga balat. Are you okay? Tanong nito. Sinulapan siya. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumango siya rito at nag-iwas ang tingin kay Sebastian. Napapitlag siya ng maramdaman ng mainit na pala nito na umawak sa kamay niya. Napasulyap siya sa kamay nito. Naisana niyang bawiin dito ang kamay pero hindi na lamang niya ginawa. Hinayaan na lamang niya. Baka isipin pa ng asawa na masyado siyang apektado sa mga paghawak-hawak nito sa kanya. Naramdaman niyang tila naglalaro ang kamay ni Sebastian. Nakahawak sa kamay niya. Umiwas siya ng tingin. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sinisikap na huwag kiligin sa pagkakahawak nito sa kamay niya. Ultimo sarili niya mga gamit, ito ang nagdala. Bagay na hindi niya inaasahan sa asawa. Alam niyang galit pa rin ito sa kanya. Baka sadyang gentleman lang talaga ito. Hindi tuloy siya sanay sa ganitong kilos sa Sebastian. Baka pag nagpatuloy ito sa ganitong pagkilos at pag-aasikaso sa kanya, baka hindi niya mamamalayan, mahulog na siya sa asawa. Napangiwi siya sa naisip, saka iniiling ang ulo. Habang naghihintay sa flight nila pa Los Angeles, naupo muna sila. Nilibang muna niyang sarili niya sa social media. Sunod-sunod ang chat sa kanya ng kaibigang si Belle. Mukhang alam na ng kaibigan ang pagpapakasal niya kay Sebastian. Hindi na muna niya binasa ang mga chat ng kaibigan.
Pagbalik na lang niya galing honeymoon sa kanya haharapin ang mga kaibigan at ipapaliwanag sa mga ito ang naging desisyon niya. Nakita niya rin sa social media ang kasalanan na si Bastian. Napailing na lang siya ng ulo. Walang ibang magpapalagay noon sa social media kundi ang ama. Nakaramdam tuloy siya ng hiya kay Sebastian. Alam naman niyang ano itong ipaalam sa marami na kinasalito sa kanya. Kaya nga halos wala itong bisita sa kasal nila. Kinahihiya siya marahil ito pero napabaligay naman niya ito. Pagdating sa kama wala siyang masasabi. Sebastian is great pagdating sa ganong bagay. And she is aggressive pagdating sa ganong limbagay. Dari na amin niyang gusto niya ang ginagawa nila ng asawa. Hindi niya kayang tanggihan ang isang katulad na si Bastian Gutierrez. He is a monster on bed. Pagdating sa luxury hotel kung saan sila may reservation, napanganga siya sa ganda. Wow! Hindi niya mapigilang bulalas. You like it? Sebastian asked. At naramdaman ang pagpulupot ng kamay nito sa bewang niya. Minaliwala na lang niya iyon. Ngayon pa ba siya mag-iinarte? Wala na siyang itatago pa kay Sebastian. Nakita na si Bastian ang lahat-lahat sa kanya. Yeah! Nakangiting sagot niya sa asawa. Great! Sabi nito sa bayuko at inabot ang mga labi niya. Mabilis lang siyang hinagkalito sa mga labi, pero naramdaman niyang gumuhit pababa ang init sa katawan niya. Naglakad silang nasa bewang pa rin niya ang kamay ng asawa. Liim naman siyang nagpapangiti. Habang naglalakad sa malaking lobby ng kanilang hotel, maraming foreigner sila nakakasalubong at pansin niyang napapasila pang ilang mga foreigner na babae kay Sebastian. Hindi lang pala pang Philippines ang apil ng asawa niya, pasok din pala sa international. Isang malaking silid ang pinasukan nila. Kung humanga siya sa ganda ng hotel sa labas, masunga naman siya sa ganda at laki ng silid nila. Nakapalibot sa salaming bintana, may malaking kama na masasabi niyang tila naghihintay talaga sa kanilang malaking kama. Napakagat labi siya. Sinulyan pa ng asawa na nagbababa ng kanilang mga gamit. Ewan niya pero bigla nag-init ang kanyang katawan. Masama ba kung siyang unang hahaga ng asawa at hindi na patungo sa higaan? Honeymoon naman nila eh, baka hindi naman nakakahiya. Napalunok siya sa naisip at iniiling ang ulo. Iniiwas ang tingin sa gwapong asawa na busy pa sa pag-aayos ng mga bitbit nila. Hindi niya dapat sila sanay asalili sa mga ginagawa nila ng asawa. May hangganan ng lahat, kaya dapat ngayon palang umiwas na siya. Ginala na lang niya muna ang buong silid. Baka kasi hindi siya makapagpigil at mahila niya ang asawa. Tumingin siya sa salaming bintana kung saan tanaw na tanaw niya ang magandang syudad. Napangiti siya. Walang dahilan para hindi siya mag-enjoy ngayon sa honeymoon nila. Alam niyang honeymoon trip na ito para kay Laika at Sebastian pero hindi niya hayaang sirain ni Laika magandang mood niya. Siya na ang Mrs. Andrea Gutierrez ngayon. Kahit may hangganan pang lahat. You like the view? Tinig na Sebastian na nasa tabi na pala niya. Pinulupot ito ang kamay niya sa bewang niya at isiniksik ang mukha sa balikat niya. Naramdaman niyang mainit na hininga nito. Marain siya napapikit. Ito na yata ang simula ng honeymoon nila. Although matagal na nilang sinimula ng honeymoon, dahil hindi makapagpigil si Sebastian sa kanya. I love your smell, sweetheart. Bulong nito. Nagdaasa ng mga balahibo niya sa batok. Hinayaan naman siya ng asawa sa ginagawa nito. Gusto kasi niya ang pakiramdam. Nagsisimula na kasi maglakbay ang init sa buong katawan niya. Iniikot siya paharap ng asawa rito. Andrea, I think na-addict na ako sa'yo. Ano si Sebastian sa kanya at hinaplot sa pisngi niya. Is that the bad news? Alanganing tanong niya. I don't know, but one thing I know, I always want you. I can't get enough of you, and I know you feel the same. Hindi niya malaman kung itutuwa ang sagot nito, dahil alam niya ang nangyayari sa kanila ang tinutukoy nito. Hindi ang anumang damdaming meron ito sa kanya. Naa-addict ito sa katawan niya, tama ba? Ito ay tungkol sa pakikipagsalo. Gamit lang ba siya para dito? Medyo kumirot ang dibdib niya sa isip. Tungkol ba ito sa pakikipagsalo? Lakas loob na tanong niya rito. Nakita niyang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Sebastian, don't forget why I'm here with you. Kung bakit mo ako naging asawa. Kung bakit mo ako nakuha. Maraing sabi niya at inulits ang kamay nito. Kung pakikipagsalo lang habol ito sa kanya, hindi siya dapat matuwa. Dahil once na magsawa nito sa kanya, bali wala na siya. Dumilim ang mukha ni Sebastian. Masamang tingin ang pinukol ito sa kanya. Umigting ang pangan nito. Nakita na naman niya ang Sebastian na galit. I will never forget that, Andrea. Hindi ko pa rin makakalimutan na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mag-ina ko. Mariing sagot nito, sabay hawak na mahigpit sa mga braso niya. Kailanman hindi ko makakalimutan ang bagay na yan. Mariing sabi pa nito. At basta na lang siyang binitawan nito. Huwag kang mag-alala. Walang magbabago sa kasunduan. Mawawala ka pa rin kapag naibigay mo ng anak na gusto ko. Hindi pa rin ikaw ang kikilalaning ina ng bata. Matalim na sabi nito. Kumirot ang dibdib niya.
Ilang beses na niya narinig kay Sebastian ang mga bagay na yon. Naroon pa rin ang kirot at nasasaktan pa rin siya. Hindi nagbago ang pagiging berhen mo ang katotohanan na ikaw ang pumatay sa mag-ina ko. Sebastian, hindi ko sila pinatay. Hiyaw niya. Sabay tulak sa matigas itong dibdib. Aminin mo man o hindi, naliligayahan ka sa akin, kaya ka naahalik sa akin. Aminin mo man o hindi, masaya kang nakuha mo kung malinis. Hiyaw niya sa asawa habang tinutulak na sa dibdib. Nawili ka sa katawan ko, Sebastian. Hindi mo kailanman naramdaman ang kaligayang na ibigay ko sa'yo kay Laika. Patuloy niya. I know hindi mo maiinis na nakuha si Laika. Dagdag niya. It doesn't matter. Dahil iba si Laika sa'yo. Galit na sagot nito. And yes, Andrea. Naligayan ako sa'yo and you are mine. Hanggat gusto pa kita sa panlasa ko. Sagot nito. Hinila siya sa magkabilang braso. Inikot siya nito at malakas ay tinulak sa malaking kama. Nag-bounce pa siya sa malambot na kama. Sinubukan tumayo mula sa pagkakahiga, pero mabalis ito nakapunta sa ibabaw niya. Mahigpit itong hinawakan ang dalawang kamay niya, tinaas sa may uluhan niya. You are mine, at kukunin kita sa parang gusto ko. Go on! Kuhanin mo ako ng kuhanin, magsawa ka. Dahil once mabundis ako, hindi mo na makukuha pa. Dahil tapos ng usapan natin, hanggang doon mo na lang ako pwedeng makuha. Sinalubong ang mga mata nito. Halata niyang tinamaan ito sa sinabi niya. May sense ang sinabi niya. Ang usapan magpapakasal siya rito at bibigyan niya ito ng anak. Wala sa usapan na pwede siya makuha nito matapos may bigay ang anak na gusto nito. Asawa at anak lang ang nawala rito, kaya yun lang ang dapat niyang ibalik. Sebastian's POV. Ito ang unang araw na ni Andrea sa honeymoon trip nila. Kakarating lang nila halos. Sira na kaagad ang bun nila. Iniwan niya mag-isa sa suot ang asawa niya. Kailangan niyang iwan ang asawa. Baka kalo pa magawa niya. Baka hindi makapagpigil at bangkin ang asawa. Iniiwasan niyang gamitan to ng dahas. Ayaw niyang maulit ang nangyari ng unang gabing kuhanin niya ito. Iisa lang naman ang gumugulo sa isipan niya. Ang sinabi nitong hindi niya nito muling makukuha kapag nabundis niya nito. Paano kung tutuhanin nga nitong sinabi? Hindi yata niya kayang hindi makasalo muli ng magandang asawa. Sa dinarami ng mga babaeng nagdaan sa kanya, wala pang tulad ni Andrea. Wala siya nakuhang babaeng tulad ng asawa. Kakaibang asawa niya kahit kay Laika, hindi niya maikukumparang asawa. Aaminin niyang masigit niya na gusto ng asawa kaysa kay Laika. Bagay na hindi niya maintindihan. Dahil ang araw pa lang niyang kasamang asawa, isama pang galit siya dapat dito. Hindi niya dapat makalimutan na dahilan kung bakit asawa niya ngayon si Andrea. Damn! Mura niya sa sarili at tilisang lagok ang alak na nasa kupitan niya. Nabuting magpakalasing na lang siya muna bago bumalik sa suite nila ng asawa para matulog na lang siya at tinapahirapan pang sarili. Dahil nasa iisang salit sila ng asawa, at mababaliw siya kung hindi ito mahahawakan man lamang. Hindi ito dahil sa pakikipagsalo, hindi ba? May masigit pa siya nararamdaman sa asawa. Hindi lang pakikipagsalo, hindi pa lang niya alam kung ano. Who is Andrea para pasakitan ako ng ganito? Bulong na tanong niya sa sarili. Ang ganda ng kapaligiran. Ang sarap pa naman sanang mamasyal kasamang asawa. Buong akala niya matatapos sa nangyari sa kanila ng asawa sa may silid nila, sa mismong tapat ng bintana. Magtutuloy-tuloy na magandang samahan nila. He was wrong. Matapos halos maubos ang kalahating bote ng alak, umakyat na siya sa suite nila. Pagpasok sa loob, wala doon ang asawa. Walang tao sa loob ng silid nila. Hinahanap niya ito sa buong silid, wala talaga ito. Peste naman. Mura niya, tila na walang lahat ng alak na nainom. Saan naman kaya nagpunta ang babaeng yon? Tanong niya, napansin na roon pa mga gamit ito. Bukas ang maleta nito at nasa sofa din ang suot nito. Kanina, mukha nagbisit at bumaba. Where did she go? Napahawak pa sa noo. Tila nalakit bigla iyon. Marayan siyang napapikit at bumuntong hininga. She will be back, of course. Kumbinsin niya sa sarili. Kung ano na pa pumapasok sa isip niya, baka kung saan ito nagpunta at may makilalang foreigner. Baka naglasing at sumama sa ibang lalaki. Baka nagwawala sa bar at kung ano-ano pang iniisip niya. Nag-alala siyang baka mapahamak ang asawa niya. Siya ang kasama ng asawa. Ano man ang mangyari dito, ikargo niyang asawa. Fine. I will look for you. Huwag lang kitang makita maginagawang hindi ko gusto, Andrea. Tuturuan kita ng leksyon. Determinadong bulong niya at mabilis na naglakad palabas ng suite. Kung saan niya sisimulang hanapin ang asawa, hindi niya alam. Sa laki at crowded ng hotel, paniguradong mahihirapan siya. Pwede naman niyang huwag nang hanapin ito. Babalik din naman siguro ito sa suite nila. Baka nagpapahangin lang tulad niya pero hindi siya mapakali. Isama pa ang kung ano nang pumapasok sa isipan niya. Nauna siyang naghanap sa mga restaurant. Naisip kasi niya baka nagugutom ng asawa kaya bumaba. Pero wala ito.
Si Renoda nag-iisang bar sa loob ng hotel kung saan siya galing kanina. Baka nagpapakalasing ito. Wala rin doon ang asawa. Sa garden ng hotel, wala rin to. Where the hell are you, Andrea? Naiinis na niyang tanong. Napapagod na rin siya kakahanap sa asawa. Naisipan niyang umakit sa rooftop ng hotel. May open bar din pala doon. Mas crowded. Tila may party sa bandang dulot, may malaking swimming pool. Maraming kabataang Amerikanang nagpapakasaya sa paglangoy. Nasa Los Angeles siya kaya hindi na siya magugulat sa mapapasok na kabataang nakikita niyang halos iba na ang ginagawa sa crowd. Ililing niya ang ulo. Bababa na sana na mapansin ang pamilya na katawan pa na ahon sa swimming pool. Naka-black two-piece ang babae. Lutang na lutang ang magandang katawan nito. Napanunok siya na makilalang may-ari ng magandang katawan. Andrea? He called out. Sinulinapan na mga nasa paligid ng asawa. Maraming mga kalalaki ang nakasunod ang tingin sa asawa. Marami ang mga mata nagpifiesta sa magandang katawan ng asawa. Damn, Andrea! Mura niya. Nagmamadali siyang humakbang palapit sa asawa na mapansing may isang lalaking papalapit na sa asawa. Uunahan pa yata siya sa asawa niya. Nakita niyang tila nagpapakilala ang puting lalaki sa asawa niya. Nainis siya at nais malapak na makitang umiti ang asawa. Tinanggap ang pakikipagkamay ng puting lalaki. Sumunod na nakita niya ang paghagga ng lalaki sa kamay ni Andrea at inabutan ng asawa ng pulang baso. Panigurado alak yon o baka may halo pang drog ang alak tulad ng madalas may balita. Hindi siya kagad nakalapit dahil masyadong crowded. Sinubukan din niyang tawagin si Andrea ngunit malakas ang tugtugin. Kaya hindi siya nito naririnig. The damn of all places. Bakit dito pa sa rooftop to nagpunta? Mukhang party animal ang meron sa rooftop. Isama pang itim na two-piece na ang tumatakap sa magandang katawan nito na siya lang dapat ang nakakakita. Galit niyang inagaw sa asawang pulang basong hawak nito at basta na lang tinapon niyon. Nagulat pa nga ito nang makita siya. Kahit ang puting lalaki nagabot ng baso sa asawa ay nagulat sa ginawa niya. Hey dude, what's your problem? May galit na tanong na lalaking puti sa kanya. Binalingan niya ito at tinignan ng masama. Wala siyang pakialam kung wala siya sa teritoryo niya. Bakasta hindi niya papayagan maibang makakahawak sa asawa niya. She is my wife. Maraing sagot niya. Kumulot ang noon ng lalaki. Saka tinignan ng asawa niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagtingin ng gagong puti sa katawan ni Andrea. Mabilis niyang hinila sa braso ang asawa at nilagay sa likuran niya. Saka tinanggal ang suot na jacket. Stop bothering my wife. Banta pa niya sa puting lalaki. Saka tinakip sa harapan ng katawan ng asawa ang jacket niya. Pero kahit papaano matakpan na ang magandang katawan nito na pinagpifiesta ng mga kalalakihan doon. Fine, I don't want any trouble, dude. Taas kamay na sabi ng lalaki sa kanya. Saka mabilis na tumalima palayo sa kanya. Hinarap niya si Andrea. Tinanggal ito ang jacket na pinatong niya rito. Hindi niya alam kung naiinis ang asawa o nais itong pinagpifiestahan ang mga naroon ng katawan nito. What are you wearing? Galit na tanong niya sa asawa at tinila dito ang jacket. Saka ay pinatong sa balikat nito para takpan ang nakabilad nitong katawan. What are you doing? Ines na tanong nito sa kanya. Sinubukan pa nitong tanggalin ang jacket. Ngunit pinigilan niya si Andrea. Kung ginagawa mo to para inisin ako, okay fine, nainis mo na ako, panalo ka na. Sabi niya rito at inayos ang pagkakalagay sa jacket para kahit papaano'y matakpan ang katawan nito. Nalatili lang nakamata si Andrea sa kanya. Kahit tumutulo ang tubig sa katawan nito ay napakaganda pa rin itong tingnan. Hindi niya masisisi ang puting lalaki kung kailan lapitan niya ang magandang asawa. Nagpapasalamat din siyang dumating siya sa tamang oras. Kung sakali baka napaaway siya. Gumiti ito ng patuya sa kanya at tinalikuran siya. Iniling niya ang ulo na sunundan ang asawa. Kailangan niyang bantayan ang asawa. Crowded ang paligid. Marami ang mga matang nakasunod. Isama pang galito sa kanya at nais siyang inisin. Baka kung ano pang gawin ito para inisin siya. How come nasa crowded place ka pumunta? Tanong niya sa asawa na hindi tinalo ang galit ito. Na makapasok na sila sa suite, hindi ito kumipo. Basta na lang tinanggal ito ang jacket niya at inihagis sa sahig. Sinasadya nitong ginagawa. Para ano? Para pasakitan siya? Gusto ko lang mag-swimming at doon pa lang may swimming pool at hotel. Kaya doon ako nakarating. Sagot nito sa kanya habang naglalakad. Naghahanap ng towel na maipapampunas sa basa nitong katawan. Mabilis niyang hinilang towel na nakita at iniabot sa asawa. Thank you. Pasalamat ito at nagsimula ito magpunas ng katawan. Hindi naman niya maiiwas ang tingin at pagsawain ng mga mata sa magandang katawan nito. Sunod-sunod ang nanok na ginawa niya na simulang tanggalin ito ang huling suot. Napasamid na siya ng tanggalin nito ang pangitaas at ihaga siya sa sahig. Sinulingapan siya nito. Confident ang nakatingin sa mga mata niya. Hindi naman niya ito masisisi. Maganda naman kasi talaga ang katawan nito kaya ganoon ito ka-confident. Sinunod nito ang isa pa.
Pakiramdam niya na nanunuyo ang lalamunan niya. Hindi niya magawang kumarap sa ganda ng view sa harapan niya. Wala siyang nais mamiss sa napakagandang view. Hinahanap mo ba ako? Tanong nito at hinila ang roba. Bali wala nitong sinuot ang roba para takpan ang magandang katawan nito. Yes, amin niya. Why? Taas kilay pang tanong nito sa kanya. Bumuntong hininga muna siya bago sinagot ang tanong nito. Ramdam niya ang pagising ng partner niya sa loob. Paano namang hindi magigising ay nasira niya ang magandang asawa na gumugulo sa isip niya. You are my wife, Andrea. Sagot niya at tumakbang palapit sa asawa. Do you have any idea kung anong mangyayari sa iyo kung hindi kita agad nakita? Taas kilay pang tanong niya. At huminto sa mismong tapat ng asawa na tanging roba lang ang suot. Hindi pa nito maayos na naitali ang sash noon. No! Sagot nito sabay iling ng ulo. Eh ano bang gusto mong gawin ko? Ang magmukmuk dito? Iniwan mo ako hindi ba? Basta ka nalang umalis. Galit na sabi nito, tinalikuran siya. So ngayon kasalanan ko pa kung napahamak ka sa lalaking yon? Hindi ako mapapahamak. I can protect myself. And will you stop acting like a concerned husband? Or should I say a jealous husband? Sabi nito sa kanya. Natigilan siya. Hindi siya nakakibo. Nagsiselos ba siya? Tanong niya sa sarili. May karapatan naman ako magselos. Dahil asawa kita. Galit na sagot niya. Bilang asawa ko, ayoko may ibang lalaki humahawak sa'yo. Ayoko ding may lumalapit sa'yo. Amin niya. Yun kasi nararamdaman niya eh. Ayaw na niyang pagsinungaling ang pang nagsiselos talaga siya at nais niyang protektahan ito. I also want to protect you. Dagdag niya. Napatingin ito sa kanya. Marahil sinusuri nito kung nagsasabi siya ng totoo o kung seryoso siya sa sinasabi niya. Andrea? Tawag niya sa pare ng asawa at lumapit sa asawa. Hinaplos niya ang magandang mukha nito. Hindi naman ito umiwas. I am jealous and I want to protect you, sweetheart. Malambing na saad niya habang dahan-dahan nahaplos ang mukha nito. Napapikit naman to ng mga mata. Malaya na pagmastan kung ganito kaganda. Iisa lang nasa isip niya ngayon, ang makuha ang asawa ngayon. Sa kanan niya pag-iisipan na magiging bagong hakbang na gagawin para mapanatili ang asawa sa kanya. He wants her forever. At kung kaya naman niyang gawin yon, gagawin niya. Can I have you tonight, sweetheart? He asked. Andrea opened her eyes and looked at him. Please, Sebastian. Sagot nito. At ito na mismo nagtanggal sa robang tanging tatakip sa kanya. Bumasag sa sahig ang roba. At tumambad sa harapan niya ang kaakit-akit na katawan nito. Naging mainit ang kanilang naging tagpo. Parang mawawala si sarili kung hindi mahuko ang asawa niya. Maya-maya pa isabay nilang naabot ang hangganan. Andrea's POV. I'm hungry. Bulong niya habang kampante na kapatong ulo niya sa malapad na dibdib ng Sebastian. Nakayakap naman ito sa kanya. Kung saan ay pwede niyang hilingin na ganito na lang sila palagi. Hindi nag-aaway at pasaya. Katatapos lang siyang makasalo ng asawa. Di naman niya kayang tiisin ng asawa eh. Makawakan lang siya nito, bumibigay na siya. Magan lang siya nito, nangihina na siya at nawawala sa sarili. Hanggang sa makalimot na siya at maisuko ng sarili sa asawa. Me too, sagot nito. At hinagkan siya sa buhok. Napapikit siya. Let's have dinner sa baba, sabi nito. Saka bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Magsha-shower lang ako, paalam nito. Bumangon na rin siya at naupo sa kama. Sumandal sa headboard. Hindi niya binalot ang katawan sa kumot. Hinayaan niyang malaya siyang tingnan ng asawa. Come on, join me. Anyaya nito sa kanya. Tatanggi sana siya nang bigla siyang buhati ng asawa pa bridal style. Nagtitili siya tumawa ng malakas. Habang buhat-buhat siya ni Sebastian patungo sa bathroom. Hindi naman niya mapigilan ng pagtawa at tili ng malakas. Dahil sa kilig na naramdaman, nakita din niyang nakangiti sa Sebastian. Ang nakangiti ng Sebastian ang siyang pinakagwapo nakita niya. Ngayon pa lang yata niya ito nakita nakangiti. Yung masaya talaga ang mukha nito. Kalina nang bigla itong dumating sa rooftop, natuwa siya. Lalo pa na magalit na sa lalaking lumapit sa kanya. Ramdam niya ang pagkaselos ng asawa at aaminin niya kinilig siya. Nagtatalo ng puso niya sa kilig ng aminin ng asawa ng seselos ito. Nagseselos ba sa Sebastian dahil kahit papaano may nararamdaman ito sa kanya? Posible kaya yon? Tanong niya sa sarili. Pansin din niya ang mga puting babaeng tumitingin sa asawa niya kanina. Ramdam din naman itong malalakas na appeal nito. Kahit yata sa madali na isang Sebastian Gutierrez, mangingibabaw ang aking kagupuhan nito. Siya man di pa rin sigurado kung ano nararamdaman para sa asawa, basta't masaya siyang kasama ito. Napapatibok nito ang puso niya. Na-exert ito sa asawa niya. Iba ang hatid ng sin ni Sebastian pag nasa tabi niya ito. Sabay nilang binabad ang kanilang mga katawan sa malaking bathtub. Nakaka-relax at napaka-romantic ng lahat para sa kanya. Nais niyang hilingin na sana'y ganito na lang sila palagi. I love seeing your smile. Bulong ni Sebastian sa mga labi niya. Hinaplos naman niya ang pisin itong may balbas. Me too. I love your smile. Malambing na sagot niya. Habang nakatingin sila sa isa't isa.
Paano nga kaya kung magkahulugan sila ng loob ni Sebastian? Paano kung may love siya sa asawa? Pwede ba yon? Pwede ba siyang ma-inlove sa asawa at ito rin sa kanya sa ganitong sitwasyon nila ngayon? Gumanti siya ng hagan kay Sebastian. Nasasanay na siya sa mga ginagawa nito. Nasasanay na rin ang katawan niya sa mga haplos ito sa kanya. Tila siya mismo nasasanay na sa mga ginagawa nila ng asawa. Matapos silang sabay naligo sa bathtub at syempre, hindi pa rin hindi siya nito kukuhanin. Tumawag si Sebastian at nagpa-reserve sa isang restaurant para sa dinner nila. Nag-ayos siya ng sarili dahil tila isang dinner date ang gagawin nila ng asawa. Ito ang unang beses na magda-date sila nito. Kaya pala, hanggang bongga siya kahit papaano. Meron ang silk dress na napili niyang isuot. Bakla siya yun at kitang-kita ang magandang hubog ng likuran niya. Medyo litaw ng kaunti ang nasa harap niya. Confident naman siya sa kanyang katawan. May slit din sa hita para ipakita magagandang hita niya. Nag-ayos din siya ng buhok. Kinulutan sa dulong mahabang buhok niya. Naglagay ng katamtamang makeup. Napangiti siya habang nakatingin sa salamin. Pakiramdam niya ang ganda-ganda niya. Iba ang ganda niya ngayon. Marahil dahil masaya siya. Sabi nila gumaganda ang babae kapag masaya ito at in love. Siguro masaya lang muna. Hindi pa kasi siya sigurado kung in love na. At kung in love naman na siya kay Sebastian, handa naman siyang sumugal. Handang umiyak at mabigo sa huli. At least naranasan niya maging masaya at subukan niyang umibig. You look really great. Bulong sa kanya ng asawa habang papalabas sila ng suite. Ito man ay ang gwapong tignan sa maong at long sleeve nito. Napaka-effortless ang kagapuhan nito. Hindi na siya magtataka kung may mga puting titingin sa asawa niya. Kailangan niyang maging alerto. Babantayan niya ang asawa. Kinawit niya ang mga kamay sa braso nito habang naglalakad sa may pasilyo. Hinawakan naman ito ang kamay niya. Sabay hagkan sa kanya sa buhok. Sa simpleng ginawa lang ito'y todo ng kilig niya. Isang romantic restaurant na pinasukan nila. Halos couples ang naroon kumakain. Lahat nakapostura. Buti na lang nag-ayos siya at least hindi siya kakaya ni Sebastian. Kung sakaling may makita itong kakilala nito. Pinaghila pa siya nito ng upuan. Tulad ng isang perfect gentleman. Napatalo na naman sa kilig ang puso niya. Pag-upo nito'y agad may lumapit sa kanilang waiter para kunin ang order nila. Sabay na silang pumili ng dinner at wine para daw sa celebration ng kanilang honeymoon. Isa-celebrate pa talaga yon? Nakangiting tanong niya. Wala kasi siyang maisip na sasabihin. Sa dami na nangyari sa kanila ng asawa, andon pa rin na naiilang siya rito. Maybe, yes. Nakangiting sagot nito. Good mood talaga ito ngayon. Kaya lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Los Angeles is the best honeymoon trip, Sebastian said. I agree, sagot niya. Naramdaman niyang paghawak ng asawa sa kamay niyang nasa mesa. Napatingin siya sa kamay nito. Tulad niya, suot-suot niyang wedding ring nito. Siya may suot-suot ang mamahaling engagement ring at wedding ring. Hinayaan niyang asawa sa paghawak sa kamay niya. Di naman niya maiwasang mapangiti. Sebastian? Sebastian Gutierrez? Sabay pa silang napangat ng mukha na marinig ang tinig ng isang lalaki. Mark de la Torre? Tawag ng asawa sa gwapo lalaki na katayo sa tapat ng mesa nila. Binitawan ni Sebastian ng kamay niya. Tumayo ito at nakipagkamay sa lalaki. Mukhang close nga ang dalawa. Gwapo rin ang lalaking tinawag ng asawa na Mark de la Torre. Mukha itong professional. Kita sa tindig nito. Meet my wife, Andrea Gutierrez. May pagmamalaki sa tindig ni Sebastian na ipakilala siya. Hi! Nakangiting bati niya sa gwapong lalaki. Wow, you're married ah? Sagot ng lalaki. At nakipagkamay ito sa kanya. Nice to meet you, Mrs. Gutierrez. Magino ang bati ng lalaki sa kanya. He is a successful doctor, sweetheart. Sabi pa ng asawa sa kanya. Nice to meet you too, Dr. De La Torre. Bati niya sa batang doktor. Ngumiti ito sa kanya at nagpaalam na kakausapin ng saglit sa Sebastian. Tumango naman siya. Sumunod naman si Sebastian sa lalaki na lumayo ng kaunti sa kanya para mag-usap ang mga ito. Kung ano na pag-usapan ng dalawa, hindi niya alam. Pero may ideya siya. Baka tungkol kay Laika. Baka nabigla ang doktor na iba ang pinakilalang asawa ni Sebastian dito. Bumuntong hininga lang siya. Nagkibit balikat. Sinundan ang tingin ng dalawang gwapong lalaki na umaagaw ng atensyon na ilang kababaihan doon. Sabi ko na nga ba, ikaw yan Andrea eh. Tinig ng isang babae. Napalingon siya at nakita si Sally, ang kaibigan at dating ka-eskwela sa San Juanico University. Sally! Tili niya sa pagkabigla. Hindi niya inaasang makikita ang kaibigan doon. Napatayo siya at niyakap ito na mahigpit. Huling balita niya sa kaibigan, may boyfriend itong foreigner. Kaya marahil narito rin ito sa Los Angeles. Isa itong nurse sa kabilang bayan. Who's with you? Tanong ng kaibigan sa kanya. Nagdalawang isip siya kung sasabihin na may asawa na siya sa kaibigan. Naiiyak kasi siya dahil napakabata pa niya gaya nito. I'm with my husband. Amin na rin niya.
Di naman nakakayang ipakilala ang isang Sebastian Gutierrez bilang asawa niya. Wow! Bula na si Tot na yakap sa kanya. Congrats ha! Buti ka pa may asawa na. Sana ako din. Sabi pa nito, sumunod na kayo ng boyfriend mo. Wala pang plano, alam mo namang mga puti, takot sa responsibilidad. Sagot nito, umiti lang siya sa kaibigan. Anyway, how's your friend pala? Tanong nito. Sinong friend? Kulot noong tanong niya. Sinulyapan si Sebastian. Busy pa rin sa pakikipag-usap sa kaibigan. Saka wala naman ang order nilang pagkain. Si Laika? Sagot nito. Lumalim ang kulot sa noon niya. Mukha nabalitaan din ito nangyari sa kanila ni Laika. Hindi siya kagad nakasagot. Well, kasi atin-atin lang to Andrea ha. Bulong nito sa kanya. Lumawit pa ito sa kanya. Lumingon pa ito sa paligid. Tila nais itong walang makakarinig nang sasabihin ito. Well, nakita ko kasi siya medyo matagal na rin buwan siguro. Nagtungo siya sa abortion clinic. Sakto yung kinuko-duty. Simula nito. Abortion clinic? Nanlalaki yung mga mata niyang napatitigrito. Yes, buntis siya at kasama pa niyang boyfriend niya. Yung guy na nag-i-insist na ipa-abort ang pinagbubuntis ni Laika. Lita niya nito. Pakiramdam niya ilumaki yung ulo niya sa narinig. Nais si Sebastian na ipa-abort ang batang dinadala ni Laika? Tanong niya sa sarili. Grabe yung boyfriend niya sis. Gwapo nga, wala namang puso. Iyak nga nang iyak si Laika eh. Lalapitan ko sana kaya lang bahiyamahi sa akin. Isa pa hindi niya nakilala kasi naka-face mask ako. And of course, tulala ang friend mo. Mahabang lita niya nito. Sunod-sunod ang lunok na ginawa niya. Napansin ni Sebastian mag-isa na lang papalapit sa mesa nila. Tumigas ang mukha niya. Masamang tingin ang ipinukol niya kay Sebastian dahil marahil sa Sebastian ang lalaking kasama ni Laika na nagnanais ipa-abort ang batang dinadala ng kaibigan niya. Sa kabilang banda, oh my god, andyan na si boyfie ko. See you around sis. Mabilis na paaram ni Sally sa kanya. Anyway, you look great. Pahabol pa nito sa kanya. Di na nga niya naramdaman ang pag-alis ng kaibigan dahil nakatuon ang buong atensyon niya kay Sebastian na palapit niya sa kinatatayuan niya. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Sino ba talaga ang inakala niyang kaibigan? Sino ba talaga ang mga ito? Hindi ba niya talaga kilala ang mga tao sa paligid niya? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Are you okay? Tanong na Sebastian na makalapit na ito sa kanya. Nanatili lang siyang nakamata rito. Hindi kumikibo. Andrea, tawag nito sa kanya. Para kasi siyang nakatulala. Habang nakatingin sa mga mata nito. Are you okay? May pag-aalala sa dinig nito. Sino yung kausap mo? Tanong nito at tumingin sa may likuran niya. Marahil kay Sally. Nararattle siya na ewan. Bumubulong sa isip niyang magalit siya kay Sebastian ngayon din. Confrontahin to kung bakit kailangan din na sa abortion clinic si Laika. Anong dahilan nito? Who are you, Sebastian Gutierrez? Tanong lamabas sa bibig niya. What? Kunot noong tanong nito. What do you mean, Andrea? Sebastian asked. Excuse me, food's ready. Tinig na umagaw sa atensyon nila. Come on, kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Anyaya nito at naramdaman ng kamay nito sa bewang niya. Napapitag pa siya. Nais niyang alisin ang kamay nito sa bewang niya. Nais nga niyang sambarin nito ngayon at isigaw sa mukha nito ang ginawa nito kay Laika. Nakaramdam siyang bigla ng takot kay Sebastian. Takot na paano kung gawin din sa kanya nito ang ginawa nito kay Laika. What if pag nabuntis siya, ipa-abort din ito? Wala sa loob na napahawak siya sa flat niyang tiyan. Tila ngayon palang nais niyang protekta na magiging anak kay Sebastian. Andrea, you're acting weird. What happened? Sino bang kausap mo kanina? Sunod-sunod pang tanong nito. Na makaupo na sila. Magkatapat sila, titig na titig ito sa kanya. Hindi niya malalaman na isasagot. Bakit siya nakaramdam ng takot kay Sebastian? Nothing. Sagot niya at pilit pinatatag ang boses. I see, kumain ka na. Sabi nito. Yeah, tanging sagot niya. Masarap pa nakahain sa kanya pero tila siya nawalan ng ganang kumain. Tama nga ba ang hinala ni Andrea kay Sebastian? Paano niya nalaman ang totoo at hindi? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.